Seryoso ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Allison ang sabihin ng kanyang mga magulang ang kondisyon ng mga ito bago siya pamanahan. Stop this, son. You are getting out of control. Anang kanyang ama habang tila maiiyak sa isang tabi ang asawa nito. Getting out of control? Bakit? Ano bang ginawa niya? He only had a drink with some friends and ended up in bed with some random woman. Bilang isang single at available na lalaki, wala siya nakikitang masama roon. Ano pa ba ang gusto nyo? I left the gang. I worked my ass off and finished my studies. I'm in currently a firm. Ano pa? Honey, we only want what's best for you. Oras na para magseryoso ka. Paano ka na kapag wala na kami? Nag-aaral ng katwiran ng babae sa tabi ng kanyang ama. Huwag mo kong pangaralan. I am not your son. Hindi napansin ni Allison ang paglipad ng kamao ng kanyang ama dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Hindi ganoon kalakas ang suntok, kaya hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang kasakit iyon sa kanya. Don't talk to her like that. She might not be your real mother, but she is my wife. Puro ng galit ang boses ito habang pinipigilan ito ng kanyang madrasta na lumapit at saktan siyang muli. Bumangon si Allison mula sa pagkakalugmok at pinahid ang likod ng kanyang mga kamay ang dugong dumaloy dala ng pagputok ng kanyang labi. Tinitigan niya ng may masinhing poot ang kanyang ama. Why are you doing this to me? Kulang pa bang ginawa mo kay kuya? Do you want me to be like him? To act like I am your lapdog? Lalo nagtiimbagang ang Ginoo pagkarinig ng kanyang sinabi. Walang nagawa ang asawa nito na nindagin siya ng dating sundalo upang patamaan ng malalaki nitong kamao. Sinumukan niyang depensa ng sarili. Kahit yata may black belt title siya sa judo, hindi yan uubra sa ilang taong karanasan ng kanyang ama sa militar. Pinaulunan siya nito ng suntok at wala sinigawa kundi ang umilag at sumangga. Nang pamagitna ang kanyang madrasta at isanggang katawan nito sa pagitan nila, wala nagawa ang kanyang ama kundi ang tumigil. You may be my son, pero hindi ibig sabihin na hindi kita kayang saktan. Your attitude is rotten. Ganito ba gaganti mo sa lahat ng ginawa namin para sa'yo? All I ask is that you stop acting like a child. So to make me stop acting like a child, gusto mong gawin ko ang pinagagawa mo? How would that help? Sa tingin mo ba kapag natali ako, I would change? Nanunuya niyang tanong sabay tawa. You're wrong. Allison did not like the idea. Hindi niya gustong matali sa anumang commitment. Ang masaklap nito ay sa babaeng iyon pa siya matatali. Hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na yun kahit magulaw pa ang mundo. He hated her so much. Sa tingin mo ba may magagawa ka? For such a wimp like you na walang alam kundi magdulot ng kahiyan sa pamilyang to, you will simply do as I say. Ganito manakot ang kanyang ama. He knew that sentence well dahil lumaki siyang may takot doon. His brother was scared enough to do everything their father wanted. Pero iba siya. Hindi niya ipapakita ang kadawagang ipinamalas ng kanyang nakatatandang kapatid. He would make his dad suffer. Patutunan niya rito na hindi siya isang hayop na dapat paamuin at pasunurin. Pero alam din ni Allison na kapag hindi siya umayon sa gusto nitong mangyari, mas malaking disadvantage sa parte niya ang kahihinat nito. Noon pa man ay plano niyang magdayo ng sarili niyang firm, pero kulang siya sa magagamit na kapital. Hindi siya bobo para talikuran ang yaman na dapat lamang ipara sa kanya. After all, it was his mother's money. Mayaman ng kanyang ina na mapangasama nitong ama niya. Ipinagkasundo lamang ang dalawa. Alam niya ang kwento na ang totoong mahal ng kanyang ama ay ang madrasta niya. Ngayon, minsan hindi niya maiwasang isipin na baka ang ama niya pa mismo ang gumawa ng paraan para mawala ang kanyang pamalo na ina. It's his money. Ayon sa will na iniwan ng kanyang ina, hati sila ng kanyang kuya. Pero nakasaad din sa testamento na makukuha lamang nilang kanilang mana only when their father gave his consent. Matagal na nakuha ng kuya niya ang mana nito. Allison's shameful obedience to their father made it easier for him to get the money and move out. Yun lang din naman ang kailangan niyang gawin. Pero gusto ni Allison magawa yun sa parang hindi siya magbumukhang sunod-sunuran dito. Kailangan kahit paano ay kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Hindi pwedeng lahat ng kondisyon ay manggagaling sa ama. Allison wanted to get his inheritance. The sooner the better. Para makawala na siya sa kulungang ito ng magulang. Pakakasalan mo si Agatha sa katapusan ng buong ito. And that is final. Maraing pahayag ng ama. Napalunok si Allison. I can't. Kumunot ang noon ito. Hindi mo ako pwedeng sawayin. You don't understand. Kung kinakailangan magsinungaling siya ay gagawin niya. I am seeing someone else.
Natigilan ito saglit, pagkatapos ay, "Allison, I know you well enough at alam ko nagsisinungaling ka." Bahaw siyang tumawa. "Wala akong pakialam kung naniniwala ko hindi. I will get married pero hindi sa babaeng na pili mo. Ako ang magsasabi ko sinong pakakasalan ko. Huwag mong gawin sa akin ang ginawa sa'yo ng mga magulang mo na ipagkasundo ka nila kay mommy. Siguro naman alam mo ang pakiramdam nun." Halatang nagulat ang kanyang ama sa narinig na banaag ni Allison dito ang isang emosyong itinuring niya bilang guilt. "I understand." Sinalubong nito ang kanyang tingin. "Kung gusto mong makuha ang mana mo, kailangan mo muna magpakasal." Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan Jasmine habang pinagmamasa ng sobrang iniabot ng landlady ng apartment na kanyang tinutuloyan. Sulat iyon galing sa mga magulang na nasa probinsya. Pinilas niya ang sobre at kinuha ang sulat sa loob. Bumungad sa kanya ang maliit at dikit-dikit na sulat kamay ng kanyang ina. "Sa aming mahal na anak, kamusta na ang dalaga namin? Maayos ba ang kalagayan mo dyan? Alam kong sanabihan mo na kami na nakaraan pa na tumawag na lang o kaya ay magpasabi sa kapitbahay kapag gusto ka namin makausap, ngunit nahihiya kami, lalo ng tatay mo sa mga kapitbahay natin. Kaya naman sumulat na lang ako at naway makarating ito ng maayos sa iyo. Siguro nagtataka ka kung bakit kami napasulat. Huwag kang mag-alala sa amin ng tatay mo. Ayos lang ang kalagay namin dito. Gusto namin magpasalamat sa iyo para sa mga pinapadala mo sa amin. Alam naming nasa hustong gulang ka na at maaari ka na mag-asawa. Hindi ka namin pinipigilan at hindi namin gusto na kami maging dahilan ng iyong pag-aalinlangan. Kung may napupusuan ka dyan at gusto mo nang lumagay sa tahimik ay gawin mo. Matagal na namin ibinigay sa iyo ng tatay mo ang aming basbas. Parati ka sana mag-iingat yan. May tiwala kami sa iyo at sa iyong kakayahan. Tandaan mong sana'y mahal na mahal ka namin at ikaw lamang ang aming nag-iisang dalaga. Hanggang dito na lamang ang sulat na ito at naway patumbahin ka na mabahabaging ama sa itaas." Itiniklop na Jasmine ang sulat at tinitigan iyon. Isang bagay lamang ang pumasok sa kanyang isipan. May malaking problema. Sa tuwing sinasabi ng kanyang ina na ayos lamang ang lahat, walang anumang suliranin, lalong pag nanais itong makapag-asawa siya, lalo niyang naiisip na may mabigat na dahilan. Alam niyang may problema sa kanila, malakas ang kutob niya, pero wala siyang kahit anong ideya sa kung ano iyon. Kailangan niyang umuwi sa lalong madaling panahon upang malaman kung ano nangyayari. Dinampot niya ang cellphone at tinawagan ng senior research manager upang ipaalam ang balak na pag-uwi. Noong una nagpakita ito ng pag-alinlangan, pero pumayag din naman. Kailangan lang niyang dumaan sa opisina para mag-file ng leave. Agad siyang nag-empake. Alas dos ng hapon, kasama na si Jasmine sa pila ng mga taong sasakay sa ferryboat papuntang Oriental, Mindoro. Pagkasakay, matapos makapili ng upuan, padabog na ibinaba niya ang dalang bag. Habang nakaupo ay hindi niya napigilang mainis sa kamosyong nangyari kani-kanina lamang sa pila. Hindi niya gustong napapansin at nagiging sentro ng atensyon, ngunit hindi niya inaiwasan ang kumprontay ng isang nagtangkang mambastos sa kanya. Agad niyang pinali sa isipan ng pangyayari, sinubukang ito ng atensyon sa pelikulang palabas sa malaking TV sa unahan. Pero namigat lamang ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi na malayo ni Jasmine ang oras, pati na ang pag-upo ng isa pang pasahero sa kanyang tabi. At ang paghilig ng kanyang ulo sa balikat nito, nilamon na siya ng antok. Malayo pa lang kita na ni Allison na matangkad na babaeng nakatayo sa mahabang pila sa ferryboat. Napansin niyang halos lahat ng kalakihan doon ay nakatangko dito. Sobrang ganda kasi ng babae, isang bagay na parang hindi nito alam. Gaya ng hindi nito napapansin ng lahat, halos ang lalaki doon ay nakatingin dito. Baka rin sanay na siya, naisip ni Allison, kaya baliwala na sa kanya. Napakaganda rin ang hubog ng katawan nito na hindi na itago ng maluwag nitong t-shirt at basta na jeans. May ilan niyang bastos na sinubukan makapagsiksikan dito kahit maluwang naman ang daan. Napangiti si Allison. Baka kailangan ito ng tulong. Hindi niya sana magpakahiro pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Di rin niya ugaling magpaka-gentleman and he knew he could never be one. But he would make an exception for today. Ngayon lang. Ngayon lang siya gagawa ng ganito. Bakit? Simple lang. He wanted a woman for himself. Lumakad siya patungo sa babae. Hindi pa man tuloy nakakalapit ay napahinto na si Allison. Kitang-kita niya kung paano umigkas ang sikaw ng babae mula sa harap, palikod kung sanara na may nakatanda ang lalaking sinusubukang siksikin ito. Napasapo sa noo ang matanda at bahagyang napatingala sa matangkad na babae. Lumingon ito, tinanggal ang shade sa suot at binigay na masamang tingin ng kaharap. Konti pa manong,
kundi pati hagis na kita dyan sa dagat. Malinaw na sabi ng babae, sabay turo sa malawak na karagatan. Kanina pa ako nagpipigil pero mukhang hindi kayo titigil eh. Ang tanda-tanda niya na nambabasas pa kayo. Hindi sobrang nakas ng boses ito ngunit may diin at tapang siya naramdaman mula sa estranghera. Saglit at tumigil ang kanyang mundo na makita ang mga mata nitong kulay tsokolate. Matapang at punong-puno ng buhay ang mga iyon. Hindi napigilan ni Allison ang kakatwang kiliting lumukob sa kanya. Dumaloy sa kanyang dugo ang init ang pagnanasa. Damn! Hindi naman bago sa kanyang ganitong reaksyon but the intensity of his need surprised even him. Sinaya niya sa niyang kanyang contact sa ferryboat. Lumapit ito sa kanya. Sinabi niya gusto niyang maupo sa tabi ng babae. Inabutan niya ng cash ang tauhan. Tumango ito at bumalik ng sasakyan. Pinagbasto niya magandang babae na noon ay umakit sa hagdan papunta sa loob ng ferryboat. Pagkaraan ng ilang minuto, binalikan siya ng kanyang contact para sabihin nagawa nito ng paraan ng gusto niyang pwesto. Naramdaman ni Jasmine ang kakaibang init sa kanyang mga labi. Tila may dumatrampi sa bibig niya na hindi niya mawari kung ano. Unti-unting namuo ang init sa kanyang libdib habang naririnig niya ang pagtalbog ng puso niya. Parang bola na patuloy sa pagdribble. Hindi niya maitatingin na dudulot iyon ang pananabik sa kanyang katawan. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanya ang mukha ng isang lalaking hindi niya kilala. Tamang-tama nagmulat din ito ng mga mata at nasa lubong ang sa kanya. Nalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa pares na nakakahipnotismo ang mga mata ng estranghero. Sandali silang natigil at napatanga. Tumitig si Jasmine sa lalaki. Hindi naiintindihan kung ano nangyayari. Basta nanunod siya sa nakikita niya sa mga mata nito. Nang matauhan, isang impit na sigaw ang kanyang pinakawalan. Dali-dali siyang niyakap ng lalaki at pinagpatuloy ang paghalik sa kanya. Mukhang tulog ang karamihan sa mga pasaherong naroon. Habang ang iba'y okupado din sa panonood ng pelikula, lalo na mga nasa unahan. Hindi siya marinig ng mga ito dahil nasa likuran at sulok siya. Ang masama pa, sa halip na gumawa ng paraan upang kumalas, tira na nanambot si Jasmine sa hindi pamilya na emosyong napukaw sa loob niya. Napakapit siya sa braso nito at nakayapos sa kanya. Delicious shivers run down her spine under his assault. Parang ice cream na unti-unting natutunaw sa kanyang katinoan. Nasakop ang kanyang isipan ng primitibong paghahangat na ngayon lamang niya naranasan sa tanang buhay niya. Tinabihan ni Allison ang babae dahil plano niya makipag-flirt dito. Pero palapit pa lamang siya sa pandalawahang upuan, natanong na niyang namumungan ito mga mata. Inaantok na ito. Palagay niya hindi man lamang ito napansin ang kanyang pag-upo. Hindi muna siya nagsalita. Pinakiramdaman niya kung ano mangyayari. Itinoon ni Allison ang kanyang paningin sa screen kung saan isang sikat na romantic movie ang pinapalabas. Hindi yun makuha ang kanyang atensyon at nagsimula na siyang mabugnot. Mamaya pa, naramdaman niya ang ulo ng katabi na panakanakan dumadanday sa kanyang balikat hanggang sa tuloy nitong mapahilig sa kanya. Mukhang nakatulog na ang babae. Tumingin sa rito at nakita niyang maamon nitong mukha. Pansamantalang nawala ang matapang at malakas itong dating. At ang mistulay itong maamong kuting na kinukuha ang atensyon ng amo nito. Alam ni Allison na maganda ito upang maling makita niya buhat sa malayo kanina. Ang hindi niya inaasahan, mas maganda ito lalo sa malapitan. Tinitigan niya ang perpektong hugis ng matangos ng ilong, ang mahaba at makapal nitong pilik mata, ang mapupula nitong mga pisngi. Higit sa lahat, nakatawag pansin sa kanya ang mga labi nito na may natural na pagkapula. They were luscious and full. Tila sinilaman siya sa kinauupuan ng mga sandaling iyon. Sinubukan niyang pigilan ng kabaliwang pumapasok sa kanyang isip. Pero sa hindi malamang kadahilanan, parang hindi niya makontrol ang sensasyong nag-uumikot sa buo niyang katawan. Hindi na siya nakapagpigil. Allison never took advantage of a sleeping woman in his whole life. Pag nagkataon, this would be the first time. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo ng babae upang iikot sa likuran nito ang kanyang kaliwang braso. Inakbay niya ito at inihilig ang ulo nito malapit sa kanyang leeg. Then without hesitation, he lowered his head and kissed her. Parang tumigil ang lahat sa kanyang paligid na maglapat ang kanilang mga labi. Her lips were soft and they tasted like cherries. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasalubong niyang nalalaki mga mata ng babae at naalarma si Allison. But he continued kissing the goddess in front of him. He might not have such an opportunity next time. Ginamit niya ang kanyang pamatay na kissing technique na kinababaliwan ng maraming babae. It took him a while to find the will to release her lips.
Tinignan niya ito and he was mesmerized at gusto niyang saktan na sarili. Ang mga labi nito pulang-pula at magapa sa kanyang mga halik at bahagyang nanginginig. Pareho silang hinihingal habang nakatitig sa isa't isa. Nahulaan niya agad ang susunod itong gagawin nang humugot ito ng malalim na hininga at aktong sisigaw kaya tinakpan niya ng palad ang bibig nito. Nasurpresa siya sa lakas ng babae. Bahagyang umuga ang kanilang inuupuan sa pagpapamiglas dito. Swerte siya, nasa dulo sila. Hindi masyadong kita at pansin ang mga nangyayari at marami ang tulog. Nagsisimula na magising ang dalawang paserong nasa kanilang unahan. Ibinigay niya sa babae ang pinaka nakakatakot na titig na kaya niyang gawin at nilawagan ang pagkakatakip niya sa bibig nito. Hindi niya ito gustong takutin, ngunit wala siyang ibang maisip na paraan para hindi ito gumawa ng iskandalo. Hindi niya ito gustong matakot sa kanya, pero huli na. He, a stranger, had kissed her. Kahit naman siguro sinang babae matatakot sa ginawa niya. Kung mag-iiskandalo ito at sasaktan siya, Allison knew he deserved it. He wanted to make it up to her. Yun na lang ang magagawa niya sa ngayon. The question is, how? Not a word, woman. Pabalong niyang banta rito. Nakatitig lamang ito sa kanya. Mukhang tuluyan na nagising at wala nang bakas ng antok sa mukha. Naroon ng muli ang tapang at tapoy ng galit sa mga mata nito. Wala nang takot na nababanaag niya sa mga iyon kanina. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya na nakatutop sa bibig nito. Hindi ito sumigaw, but her defiant eyes speak volumes. Nagmukha ito ng napakagandang mangkukulam sa harap niya, and he could not help feeling mesmerized all over again. Tinitigan ni Jasmine ang lalaki. Mukhang hindi ito naalarma sa talim ng kanyang mga tingin. Super confident ito sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Siguro iniisip ng gago na gusto rin niya ang ginawa nitong pananamantala sa kanyang kahinaan. Well, he is wrong and damn right. Pwede naman siyang sumigaw o kaya todo magpumiglas at manlaban, manapak. Pero hindi niya ginawa. Nanghina siya kaagad sa manghalik nito. Ano man ang nangyari sa kanya, hindi niya rin maintindihan. At natatakot siya sa hindi mapaliwanag na atraksyon na dama para sa lalaki. Masyado iyong malakas. Hindi na bago sa kanya ang kursunodahin ng gwapong lalaki. Pero iba ang manyak na lalaking ito ngayon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makalayo rito ng hindi napapansin. Ayaw na niya ng isa pang iskandalo. Tama ng kaguluhang dinulot ang pagkumpronta niya sa matandang manya kanina. Masyado na siyang pagod at nakakahiya na sa mga tao. Bukod sa paghalik, wala namang magagawang lalaking ito, lalo pang at gising na siya. Namataan niya ang papalapit na babaeng crew, kaya agad itong tinawag ni Jasmine at nagtanong kung nasan ang restroom. Inihatid pa siya nito noon at naiwan sa upuan ng lalaki. Alam niyang sinundan siya nito ng tingin dahil tila nanonood sa kanya ang titig nito kahit nakatalikod na siya. Pagpasok niya ng banyo, naitakip niya ang palad sa kanyang mukha. Hindi niya maitatanggi sa sarili ang matinding pagkakae kakitid sa manghalik ng lalaking iyon. Ano ba nangyayari sa kanya? Nasira na ba ang ulo niya? At basta na lamang siya nagpahalik sa kung sino. Ang matindi pa na hindi malaman siya siningil ang ginawa nitong pananamantala sa kanya. Dapat sinapak niya ito, o kaya sinipa, o sinampal. Pero sa halip ay siya pa itong parang kriminal na tumakas. Hindi siya natatakot sa lalaki, pero natatakot si Jasmine sa naging reaksyon niya rito, sa excitement ng kanyang naramdaman. Hindi dapat ganun ang reaksyon niya, hindi ba? Dapat nagalit siya, nagwala. Walang lalaki nakagawa ng ganoon sa kanya, kahit pa mga naging nobyo niya. May kalahating oras yata siya sa loob ng banyo bago siya nakarinig ng mahihinang katok sa pinto. Mukhang may gustong gumamit ng CR. Humugot siya ng malalim buntong hininga at marahang binuksan ang pinto. Pumesa na lamang siya sa likod ng upuan ng lalaki. Naaasiwa pa rin. Nanatili siya roon at naghanap ng kakapitan upang hindi mabuwal tuwing may kaunting anong tatama sa Roro. Nagpa siya sa Jasmine na tumayo na lamang hanggang sa matapos na ang biyahe. Pero naramdaman yata ng bastos na lalaki na naroon siya sa likuran nito. Gumalaw ang ulo nito at paglingon ay nakita siya. Hindi naman nagtama ang kanilang paningin dahil agad niyang iniiwas sa mga mata nito. Tumayo ito at walang imik na lumapit sa kanya. Nasurpresa si Jasmine nang maramdaman ng malakas itong presensya. Mas matangkad ang lalaki sa kanya. Di pa rin siya tumingin dito at kunong interesado sa asul na tubig na dagat. Naramdaman ni Jasmine ang pagkilos ito. At natagpuan na lamang ang nagkakulong siya sa pagitan ng mga braso nito habang nakalapat ng mga pala ng estranghero sa transparent na salamin sa kanyang harapan.
Hindi ba matatapos ang kabasasang to? Ano bang kailangan ng lalaki ito sa kanya? Hindi ba nito maintindihan na hindi siya interesado? Ngunit alam din ni Jasmine na hindi yun ganap na totoo. May kakaibang dating ang lalaki sa kanya na hindi niya maitatanggi. Nabalat sila ng kakaibang tensyon. Normally magtataray siya, maninipa at magiging mayolente. Pero kanina pa siya hinaharas ng lalaking ito at parang pabalat bunga ang galit sa loob niya. Naiinis si Jasmine sa sarili dahil parang takot at excited siya. May kailangan ka ba? Pinilit niyang tatagan ang boses. Maupo ka, sagot nito. Buo ang boses. Eto na naman siya. Talagang may panahon pa siyang pansinin ang kalidad ng boses ito. Kung ako ikaw, uupo ka ba sa tabi ng isang bastos? Balik niya dito. Niayaw itong tingnan. Bahagyang natawang lalaki nang marinig ang kanyang sinabi. Tila nanood ang tawa nito sa bawat himaymay ng kanyang kabuuan. Hindi niya napigilang makonsyos at mapatingin dito. Sunod-sunod ang naging pagkabog ng kanyang dibdib nang masilayan ang napakalalim nitong dimple sa kanang pisngi. Bilugan ang mga mata nito at matangos ang ilong. Nang mapansin niya nakatingin sa rito ay napalis agad ang ngiti nito at ibang kaislap ang rumihistro sa mga mata nito. You have a point. Seryoso nitong tugon. But I will not apologize for kissing you because I know you liked it as much as I did. Dugtong nito habang nakatitig sa kanya. Nag-init ang husto ang mga pisngi ni Jasmine. Alam niyang namumula ng husto ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang lalaki. Nagagalit siya sa sinabi nito, sa paratang nito sa kanya. Pero mas nagagalit siya sa kanyang sarili dahil tama ito. Ikailaman niya sa lalaki ang kanyang naramdaman. Hindi siya makakapagsinungaling sa kanyang sarili. She knew better than to lie herself. Sira ulo ka ba? At sino ka para sabihin ang nararamdaman ko? Medyo napalakas niyang singhal dito. Nawala ang tapang niya na makitang nililingon na sila ng ibang pasahero. Ang karamihan sa mga ito natulog kanina, gising na rin. Lalo siyang pinamulahan ng mukha. Pero sa pagkakataong iyon ay dahil sa pagkapahiya. Umiwas siya ng tingin sa lalaki at pagkuha'y tumingin sa isa nitong nakataas na braso na nakaunat pa rin sa salamin at tinabik iyon. Bumalik siya sa kanyang upuan na parang wala nangyari at hindi inalintana ang mga nagtatakang tingin ng ibang pasahero. He knew she liked it and he was right. Daladala ang isang hindi kabigatang backpack, sumakay ng pasaherong van si Allison papunta sa barangay San Vicente kung saan nakatira ang isang kaibigan. Dahil sa nangyari kanina, hindi niya naalalang tumawag para magpasundo kahit binili nitong tumawag siya kapag malapit nang dumating ang ferry boat. Muling inalalan ni Allison ang mga sumunod na nangyari matapos siyang isnabi ng babae. Bumalik nito sa upuan at muling tumingin sa labas. Nanatili siya nakatayo at piniling sumandal na lamang sa isang tabi dahil naman niyang malapit nang matapos ang biyahe. Malinaw na sa hindi kalayuan ang napakalaki at malawak na isla kaya hindi na siya nagabala pang umupo. Isa pa, alam niyang siya ang may atraso. At hindi yun simpleng atraso lamang. Maswerte siya na sa kabila ng kanyang ginawa ay walang iskandalo nangyari. Hiniyaan ni Allison na saluhin ang babaeng upuan dahil alam niyang matagal-tagal din itong nagkulong sa banyo. Pagkarating sa destinasyon, nagsibabaan na ang mga pasahero. Kumilos siya mula sa kinasasandalan. Tinungo niya ang kinauupuan ng babae at nakita niya itong tumayo at nakayokong inaayos sa mga gamit. Wala itong masyadong dala kaya mabilis itong tumalilis pagkatapos. Pagkakuha ng kanyang bag sa pwesto nila kanina, ay hinabol niyang estranghera at tinawakan ito sa balikat. Tinabing nito iyon at lumingon sa kanya. Kulang pa ba sa iyong pamabastos ang ginawa mo? May kailangan ka pa? Galit nitong tanong sa kanya. Gustong mapangiti ni Allison sa nakikita, pero pinigil niya dahil baka ngayon pa siya masampal. Meron palang babae na lalong gumaganda kapag nagagalit. Tila kumikislap ang mga mata nito sa emosyong pilit itong pinipigilang kumawala. Parang nagliwanag ng husto, ang kaputian sa sikat ng araw na tumatama sa kanila. Kakit-akit din ang nakikita niyang mabilis sa pagtaas-baba ng dibdib nito. Hiningal siguro sa mabilis sa pagnalakad. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay niya, hindi alam ni Allison kung anong sasabihin. Baka pwedeng tumabi ka para makadala ko. Nang kumilos siya, mabilis ito naglakad palayo. Muli niya itong hinabol. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Allison kung anong dapat niyang sabihin. I'm sorry, aniya. Hinawakan ito sa braso, dahilan para mapalingon ang babae sa kanya. Napilitan itong harapin siya pero iniwasang tumitig sa kanyang mga mata. I have to clarify though, hindi ako nagsisising hinuligan kita. I told you I liked it. Matapat niyang pag-amin dito. I'm only sorry that I did not ask for your permission.
Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Madali akong kausap. I accept your apology pero sana huwag mo nang ulitin at huwag mo na sanang gawin sa ibang babae. Hindi kami laruan at hindi lahat ng babae papayag na lang sa gusto mo. Sabi nito na sa mahabang pila ng tao sa gilid ang tingin. Inding hindi na ito mauulit. Paniniguro niya. I don't think there could ever be someone like you again. Sukat doon ay napatingin ito sa kanya at nakita ni Allison ng pagkabigla sa mukha nito. Kasunod niyon ay napalas ang inis sa mukha nito at napalitan iyon ng matinding hiya. Napapangiti pa rin si Allison habang naiisip ang reaksyon ng babae. It was too bad na hindi ito pumayag na ibigay ang pangalan nito. Gusto sana niya itong makilala ngunit alam niyang hindi niya ito mapipilit. Siya man ay may malaking pagtataka sa matinding pagkakaakit niya rito. Hindi pa yung nangyari sa kanya at madami na siya nakita ang mga babaeng ubod ng ganda. It was the first time that it happened pero hindi yon alam ng estranghera. At kahit pa siguro malaman nito iyon, malamang ay mananatiling pangit ang impresyon nito sa kanya. Tinawagan ni Allison ng kaibigan habang sakay siya ng van at sinulubong siya nito pagkababa niya. Nakangiti siya nitong inakbayan at giniya na papunta sa bahay nito. What's with your face, pare? You are that happy to see me? Pabilo nitong tanong na mapuna ang kanyang obvious at kakaibang kasiyahan. I am happy to see you, but this reaction is for something. Someone else. It's a long story. Ang tagal na natin hindi nagkita. Siyempre, kailangan mo ikwento sa akin ang tungkol siyan, lalo na kung may kinalaman niyan sa babae. Humalakhak pa ito. Lalong lumapad ang kanyang ngiti. It's about a girl. Bulalas niya. Napatay nito sa kanya at napangisi. Then I am definitely going to like it. Habang nakasakay papuntang barangay Gulod, hindi matahimik ang isipan ni Jasmine. Sa halip na makapagpahinga sa mahaba-habang biyahe, lalo lamang siya napagod sa kaiisip sa lalaking yun. I don't think there could ever be someone like you again. Paulit-ulit sa kanyang utak ang linyang iyon. Hindi naman bago sa kanyang pambobola, pero iba ang dating ng mensahe nito. Bakit pa kasi hindi niya ito nareklamo, o sinapak o sinampal man lamang? Naging napatalari sa kanyang gawin iyon doon sa mata ng lalaki pero hindi na ginawa sa napakamanyak na yon. Aminin mo na, Jasmine. You are attracted to him. Tuya ng isip niya. Gusto niyang tripensa ng sarili. Sinong hindi mabibighani sa kagapuhan nito? Siguro nga kung kinausap siya nito na maayos, baka naging magkaibigan pa sila. Baka gustuhin niyang maging higit pa sa kaibigan dito at pumayag din siya makipagkilala dito. Hindi niya mapagtakpan ang katotohanan na nagsisisi siyang hindi man lamang ito nakilala dahil tumanggi siyang ibigay ang pangalan niya rito. Pero batid din niyang iyon ang tamang desisyon. Baka mauwi pa sa kung ano ang mumunti ngunit mapanganib na atraksyong namuo sa loob niya para sa hindi kilalang lalaki. Mabuti nang matapos ang lahat bago pa ito magsimula. Pinalis ang Jasmine sa kanyang isipan ng lalaki at pinilit na umidlip para kahit papaano ay makapagpahinga. Saktong maiilip na siya, inanunsyo ng driver ang pagdating nila sa kanilang destinasyon. Huminga si Jasmine ng malalim. Sinamyo ang sariwang hangin sa lugar na iyon. Sa dulo ng barangay Gulod sila nakatira. Napakaraming puno ng niyog at malalawak na rice fields ang lugar na iyon. Ang parte ng kanilang lupain ay nasa dulo at malapit na sa kagubatan. Bidagtas niya ang makipuntadaan sa pagitan ng matatayag na puno at binalikan ng kanyang magagandang alaala sa lugar na iyon noong bata pa siya. Natanaw siya kagad ng kanyang ama dahil sa kanyang katangkaran. Dalid-dali itong sumigaw sa kanyang ina nasa kusina at pagkatapos ay sinalubong siya. Napangiti siya at niyakap ang ama pagkatapos magmano rito. Anak, bakit ka nandito? Di ba'y may trabaho ka? Natutuwa ngunit may pag-aalala sa tinig nitong tanong sa kanya. Sa loob ko na ho'y ipapaliwanag. Ang nanay? Naku, matutuwa yan kapag nakita ka. Tara sa labat na makapagpahinga ka mula sa biyahe. Kinuha nito ang daladala niyang gamit. Nang makita siya ng ina, parang hindi naman ito gaano na sorpresa. Mukhang inaasahan itong pagdating niya. Niyakap siya ng ginang at kinamusta ang buhay niya sa Maynila. Sinabi ni Jasmine na maayos naman at pagkatapos ay tinanong kung ano ang problema. Nagkatinginan ng dalawang matanda nang marinig siya. Kaupa na tahimik at parang ayaw magsalita. Tiningnan niya ang mga ito at napabuntong hininga. Katulad ng dati, malihim pa rin ang kanyang mga magulang. Hindi pinapaalam ng mga ito sa kanya ang problema. Nalalaman na lang niya kapag malala na. Anak, alam kong pagod ka sa biyahe kaya mabuti pa magpahinga ka na muna at kumain. Nangako ang ina na sasabihin sa kanya ang problema pagkatapos. Dahil totoong pagod sa biyahe at sa mga nangyari, hindi na nagpumilit pa si Jasmine. Muling sumagi sa kanyang isipan ang estranghero bago siya nagpatangay sa antok.
Natawa si Dexter matapos marinig ang buong istorya tungkol sa magandang babae. Nangungutya ang tingin nito sa kanya na para bang gustong sabihing nahanap mo na ang katapat mo. Buti nga sa'yo. Kantsaw nito. I know what I did was wrong, but I don't regret it. Kung makikita mo lang siya, sigurado maglalaway ka. Umangat ang isang kilay nito. You sound like a maniac. I am. Tila proud pa siya. Pero sa kanya lang. At huwag ka magkakamali maglaway sa kanya dahil ako makakalaban mo. Ewan ko sa'yo. Napailing na sabi ni Dexter. Parang narinig pa niyang sinabi nito na si Raulo siya. Iniba na ni Allison ang paksa. Maya-maya pa, seryoso na sila nag-uusap. Umalis saglit si Dexter at pagbalik, iniabot sa kanya ang isang brown envelope. Nagsasalita ito habang tinitingnan niya ang mga dokumentong inilabas. Interesadong partner ko sa business na yan. He wants to build a subdivision here for retiring soldiers from America. Fellam ang karamihan sa kanila kaya gusto dito sa Pilipinas. Bumisita sila dito last month and they liked the place. Pero maraming lugar dito ang hindi pwedeng tayo ng subdivision for the purpose of preserving the natural ecology and tourist spots. Kaya we'll look for alternatives places in Nauhan. We found a very promising area, but we had some problems in dealing with the people there. Why not contact the municipality and talk to them instead? We did, but some councilors were on their side. Tumango ito. I don't think I can do much about it, Dexter. I am not asking you to be our lawyer. I'm asking you to use your connections as a Samonte. What exactly do you want me to do? I need your family's connections na kailangan ma-relocate ang mga nakatira doon dahil gagamitin ng gobyernong lupa. Ipagbibili sa interesadong private sector. Anything. Napabuntong hininga si Allison. Magagawa niya yun ang paraan bilang isang abogado. Pero hindi malabong matagalan ang mga usapin sa lupa at di siya pwede magtagal doon. Pumunta lamang siya sa Mindoro to do a favor for a friend. He owed Dexter for a lot of things at gagawin niyang lahat ng kanyang makakaya para dito. Pero kapag ganitong klaseng pabor, nakikita ko nag-aalangan ka, sabi nito. Dexter, hindi sa ayaw kitang tulungan pero alam mo ang tatay ko ang may koneksyon at alam mo din ang sitwasyon namin. Pero ikaw lang ang pwede kong asahan dito, Allison. We need to start this project as soon as possible. Bumuntong hininga ito. Okay, how about this? Sinabi mo sa akin may usapan kayo ng ama mo na within this month, kailangan ka makasal to get your money. I will find you a woman who will agree to be your temporary bride. You are underestimating me. If it is a woman, I can find one anywhere. I just can't be sure if she will be willing to play this game with no strings attached. Exactly. That's why I said I'd find you a woman who can play the part without asking anything from you. Okay, we have a deal. It's no guarantee na makukuha niyo ang area but I will stay here kapag nakipag-negotiate kayo. I suggest maghanap ka rin ibang lugar na i-develop while you are at it. Ako na ang bahala dun. Matamang nakikinig si Jasmine habang pinapaliwanag ng kanyang ina ang problema. Ayon dito may gustong bumili ng lupain nila. Gayun din ang karating ng lupain na iba nilang mga kapitbahay para sa itatayong subdivision. Marami ang di sumang-ayon ng una. Pero nang malaman namang itong meron, sila matatanggap na compensation money at relocation sa katabing barangay na mas malapit sa sentrong bayan, mukhang nagdadalawang isip ang mga ito. Nakausap ko ng ilan sa kanila at mukhang desidido silang ibenta ang kanilang lupa. Total naman daw, karamihan sa atin dito ay walang titulo. Noong iba, nagsisimula na rin pag-isipan ang alok ng realtor. Dagdag pa ng kanyang ina. Napasaposan o sa Jasmine na matapos ng kanilang pag-uusap. Hindi niya gustong ibenta ang lupa pero ang problema, wala silang katibayan sa pagmamay-ari. Matagal nang naiwala ng kanyang lolo ang kopya ng kanyang titulo. Nag-iba ng patakaran ng gobyerno nung umalis ng Amerikano at hindi inasikaso ng kanyang great-grandfather ang pagpapalit ng bagong titulo. Kaya nang tumagal, idineklara ang government property ang kanilang lugar at dinonate na lamang sa kanilang gobyerno ang lupa. Deed of donation lamang ang hawak nilang dokumento ngayon. Iniisip niya ako ano maaari niyang gawin. Papayag ba sila sa relocation at lilipat na lamang sa ibang bayan? Tumingin siya sa bintana. Tatalaw sa labas sa malaking puno at ng kay Mito na bata pa lamang siya ay naroon na. Marami siyang alaala roon ngunit alam niyang maliit lamang ang mga iyon kumpara sa alaala ng kanyang mga magulang na doon lumaki, nagkakilala at bumuo ng pamilya. Gayun din ang kanyang mga ninuno na pinaprotekta ng lugar na iyon hanggang sa sila ay pumanaw. Hindi ba responsibilidad niyang palatilihin kanila ang lugar na iyon para sa kanyang mga magulang? Wala siyang pakialam kung sabihin man ng iba na masyado siyang sentimental. Ang mahalaga ay magawa niya ng paraan kung paano mapapanatili ang kanilang lupa. Kinabukasan, nagtungo siya sa tahanan ng kanilang barangay captain.
Tinanong niya kung maaari maging exception ng kanilang dupa dahil nasa dulo naman to. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay minungkahan itong pumayag siyang ibenta na lamang ang lupa. Nakaramdam si Jasmine ng inis kaya ng araw ding yun, dumiretso siya sa munisipyo ng Nauhan upang magtanong kung posible bang mabili ng pribado may-ari ang kanilang lupain kahit donasyon ito mula sa gobyerno. Pwede naman, kung ibibenta niyo ang lupa, ibibigay niyo sa bibili yung deed of donation. Pero kapag kailangan ng gobyerno yung lupa, wala kayong magagawa kundi ibenta sa gobyerno ang lupa ninyo. Paliwanag ng mabaing nakausap niya roon. Medyo nakahinga si Jasmine na malawag sa narinig. Lumalabas na hanggat hindi kailangan ng gobyerno ang lupa ay mananatili yung kanila. Desisyon din niya kung ibibenta niya iyon o hindi at tayong gobyerno na lamang ang may karapatang magpaalis sa kanila roon. Maagang gumising si Jasmine ng umagang yun upang tulungan ang ina sa mga gawaing bahay. Nasa gitna sa rin ng paglilinis ng isang boses ang kanilang naulinigan. May tao sa labas na mukhang kausap ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Pero panakanaka niya narinig ang kanyang pangalan. Lumabas siya upang alamin kung sino iyon. Hindi niya kitang mukha ng lalaki dahil nakatalikod to. Pero bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa bulto nitong pamilyar sa kanya. Pagkakita sa kanya ng ama, gumiti ito at agad tinuro sa lalaki ang kinatatayuan niya. Nang lingunin siya ng estranghero, nalambot ang mga tuhod ni Jasmine sa nakita. Rumihistro ang pagkabigla sa lalaki, ngunit agad din yung napalis at napalitan na nakakalokong ngiti. Marahan itong lumapit sa kanya. What a surprise! Dito ka pala nakatira! Bungad nito sa kanya. Paano mo ako nahanap? Mahina ngunit mariin niya ang tanong dito. Hindi siya makapaniwala hanggang dito sa bahay niya, hahabunin siya ng lalaki, ngunit mas hindi siya makapaniwala sa excitement na kanya nararamdaman ngayon. I wasn't looking for you. I will be here about something else. Anito habang iniikot ang paningin sa buong lugar. But I remember praying to God last night and asking Him if I can see you again. Dugtong nito. Nakangiti at nakatingin na sa kanya. And guess what? I think He loves me. Kung hindi mo ako hinahanap, then what the hell are you doing here? I am here to see the place. Natulos siya sa kinatatayuan. No way! Hindi ang lalaking ito ang buyer ng lupa nila. That would be too much of a coincidence. Natigilan si Jasmine sa kanyang iniisip na makita ang kanyang ama na hindi malaman kung anong gagawin sa isang tabi. Tay, pumasok na po kayo sa loob. Ako na pong bahala sa bisita natin. Sinabi niya iyon dalayan niyang marinig ng ama niya ang mga susunod nilang pag-uusapan. Bantulot na pumasok sa kabahayan ng tatay niya. So, ikaw yung sinasabi nilang bibili ng lupa para magtayo ng subdivision? Magsasalita sana ng lalaki, pero saglit itong natigilan. Tila nag-iisip pagkatapos sa isang mahinang, yeah, lamang ang tagon nito. Hindi ko gustong ibenta ang lupain to. Binano ko ba ito sa mga ninuno namin? I see, but I talked to your neighbors and they're very much willing to sell their property. Sila yon, hindi ako. Napatango-tango ito. I can make an exception. Napatingin siya sa mga mata nito. Kita-kita roon ng obvious na interes ito sa kanya. If you would let me know you more? Dugtong ng lalaki. Sinuswerte ka. Hindi ko ibibenta ang lupain to. Mariinig ang sabi. Nag-uumapaw ang mga emosyong sabay-sabay niyang nadarama na mga sandaling iyon. Narating kalmado ang lalaki at napapangiti tuloy, lalo na buhay ang galit niya rito. Did you know that this place was donated by the government? Oo, at sila lang ang makakapagpaalis sa amin dito. Yes, and eventually this land will become mine. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. What do you mean? Well, let's just say that I can make arrangements to acquire this land. Bigla siyang kinabahan sa narinig. Sino ba ang taong ito para magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Then I will buy this land from the government. Hindi siya sigurado kung posible ba iyon. Pero walang maisip na iba to si Jasmine. May kalakihan ang lupaing ito. Anito at malang pinasadahan ng tingin ng paligid. Do you even have that kind of money? Hindi inaasahan ng dalaga ang tanong na iyon, kaya medyo nabigla siya. Na makompose ang sarili ay taas doon niyang sinabi. Of course! Siya gumaralgal na tinig. No, you don't. Anong sabi mo? It's all in your face. Magkaganon pa man, hindi mo kami mapapaalis dito. Gagawin kong lahat, huwag ka lang magtagumpay. Well, good luck with that. Tumalikod ang lalaki upang umalis, pero huminto ito at tumingon sa kanya. But I will be back just in case magbagong isip mo. Pagtatapos ito bago lumabas ng kanilang gate. Naramdaman niyang matinding pananakit ng ulo habang iniisip kung paano lulutasin ang panibagong problemang dumating. Matapos mananghali,
nagpaalam si Jasmine sa kanyang mga magulang na pupunta ng bayan. Sakay ng papasaherong van, tinungo ng dalaga ang bangko kung saan siya may personal account. Masakit sa kanya isiping mawawala sa kanilang lupain, kaya gagawin niyang lahat, wag lamang mangyari iyon. Kanina pa gustong hilahin ni Dexter ang oras sa sobrang inip. Kanina pa siya naghihintay. Kulang sa clerk ang bangko, kaya naman kahit konti lang tao, inaabot ng siyam-siyam ang bawat transaksyon. Nakaupo siya sa waiting area na mahagip ng kanyang mga mata, ang babaeng kakapasok lamang ng bangko. Halos malaglag siya sa upuan na makita maganda nitong mukha at makurbang katawan. Naka-jeans at pink blouse ito na pinaresa ng flat sandals. May daraytong maliit na shoulder bag. Nakatali ang buhok nito sa likod at may ilang hiblang nakaalpa sa tali at nasa gilid ng mukha nito. Dire-diretso ito naglakad patungo sa counter sa bandang kanan ng waiting area, malapit sa kung saan siya nakaupo. Nakatalikod sa kanyang bait, nakikipag-usap ito sa empleyado. Mula sa kinaupuan, dinig na dinig niya ang sinasabi nito. Mukha nagtatanong to tungkol sa loaning process ng bangko. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Dexter. Nagtagal pa raw ng babae, kaya naman nang matapos ang sariling transaksyon, nanatili siya sa labas at inantay ito habang nakasandal sa kanyang sasakyan. Nang mamata nito, agad niya itong lapitan. Mukhang nabigla ito at gustong umiwas, ngunit nang sabihin niyang kaya niya itong pahiramin ng malaking pera, tumigil ito. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong nito sa kanya. "I heard you inside. I was not eavesdropping. I just overheard you talking to the bank officer." Mukhang duda ito sa kanya. "Wala akong panahong makipaglokohan." Asik nito at gayak nang aalis nang haburin niya ito at iabot ang calling card. "Please?" aniya habang naka-extend ng kamay. "If you can change your mind, pwede nating pag-usapan ng terms." Pagkalipas ng tatlong araw, ikinagunat ni Jasmine ang pagpunta ng isang kawani ng gobyerno sa kanilang lugar. Isa-isa nitong kinausap ang bawat may-ari ng mga bahay roon. Hinintay na lamang niya ang pagdating nito sa kanila. Ang bilis naman ho yata. Hindi makapaniwala ang bulala sa Jasmine sa matandang lalaking taga-munisipyo. "Ipinamamadali ho kasi sa amin to, pero huwag kayong mabahala dahil may lilipatan kayo kaagad. Mas maliit na space rito pero mas malapit sa bayan. May matatanggap din ho kayong bayad katumbas ng halaga ng lupain ninyo. Wala ho kayong magiging problema." Paliwanag pa nito. Namula siya sa galit. Alam niyang ang lalaking yun na may kagagawan kung bakit ito nangyayari. Ipinaliwanag niya sa mga taga-munisipyo na hindi niya gustong ibenta ang lupa dahil may sentimental value ito sa kanya, pero nabigo siyang kunin ang simpatya nito. Wala na raw itong magagawa. Desisyon daw ng gobyernong ibenta ang lupain sa pribadong sektor. Ayon pa rito, kung gusto niyang panatilihan ang pagmamayari sa lupa, kailangan niya makipag-usap sa nakabili nito. Pagkatapos makalis sa matandang kawani, ay hindi na napigilan na mapaiyak. Inalo siya ng kanyang mga magulang at sinabi ng mga ito na handa siya ng ibentang lupain upang hindi na siya mahirapan pa. Umiling siya sa narinig. Alam niya na may paraan pa, at hanggat may nakikita siyang solusyon ay gagawin niya iyon bago sumuko. Nagpaalam ang kanyang ama nang maulinigang may tao sa labas. Pagbalik nito, para nakakita ito ng multo. "Anak, nasa labas yung lalaki noong isang araw. Hinahanap ka." Pagkarinig, napalundag siya sa kinaupuan at dalidaling lumabas. Wala siyang pakialam kung naka-shorts at kamison lamang siya. Pagkakita sa lalaking pumasok na sa loob ng kanilang gate, tinakbuhan niya agad ito at sinuntok-suntok sa dibdib. "Kasalanan mo to. Alam kong ikaw may kagagawa ng lahat." Bulyaw niya sa pagitan ng pasikal na pananakit na ginagawa niya rito. Napahinto siya ng hilahin ng ama palayo sa lalaki. Sunod-sunod na naging pagpatak ng kanyang luha ni hindi natinag ang lalaki sa ginawa niya. Sa halip na mangilag ay matapang pa itong lumakad patungo sa kanya. Pabagit na sa kanila ng kanyang ama. "Makikipag-usap lang ho ako sa anak ninyo," mahinahon itong sabi. Iniwan sila ng kanyang ama. "Bibilhin ko ang lupaing ito sa iyo, kahit magkano?" Marain niyang pahayag. 2 milyon. "Ano? Balo ka ba? You ask for a price, right? That's it. Impossible. That is why you should just agree to sell it." Tila nagkabikig ang kanyang nalamunan sa narinig. 2 milyon? Halos doble yun o triple pa ng halaga ng kanilang lupain. Saan siya kukuha ng gaon kalaking pera? "Naiintindihan ko." "Aniya, bahala na. You will have your 2 million. Napagkasunod na magkita ng alas 12 ng tanghali sa tapat ng bangko kung saan sila una nagkita. Pagdating ni Jasmine doon, naghihintay ng lalaki sa labas ng dala nitong sasakyan. Gusto rin niya itong kausapin dito, pero hindi ito pumayag. Hindi para ito kumakain, kaya naghanap pa sila ng restaurant kung saan maaari sila makapag-usap ng maayos.
Kasal? No way! Nagbibiro ka ba? Bulalas niya matapos marinig ang kondisyon ng lalaki na gabot sa kanya ng calling card sa labas ng bangko. Dexter ang pangalan nito. No, I'm not. I'm serious enough to pay that much. Napabuntong hininga si Jasmine. Maganda ang takbo ng usapan nila. Pwedeng ito magbayad ng 2 milyon kapalit ng isang task na kailangan niyang gawin. Ang problema, hindi akalaing ang kondisyon nito ay ang magpakasal sa kaibigan nito na nangangailangan ng bride. Don't worry, sa papel lamang ang lahat. All you have to do is to get married to him. Then I think kailangan ninyo magsama kahit papaano to convince his parents, and when his father's acknowledged the marriage, he will give my friend his inheritance. After that, hiwalay na kayo. I can do it, but I have a condition. Ayoko magdemand siya ng kahit ano sa akin. I can play a good wife, but no kissing or coupling or kahit anong intimate relationship. Tumawa ito. Sure, that is just exactly what he wants. All his life, Allison never believed in coincidence, not even in fate. When Dexter told him a while ago na pinakalanan nito ang bride-to-be, he expected to be bored. Naisip niya rin na matatawa lamang siya, only to get the shocking twist. At mukhang hindi lang sila ang shocked. The woman who haunted his dreams since he first met her was more than shocked. She was furious. Anong kalokohan to? Galit na tanong nito kay Dexter. Ang kaibigan niyang walang kamali-malay sa mga nangyayari ay nabigla sa reaksyon ng babae at pagkuway tumingin sa kanya. It's her, tangi niyang sabi. His short answer did the trick. Parang nahulaan at naintindihan nito ang lahat-lahat. He saw Dexter's mouth and oh my God, you set me up. Magkakilala kayo. Maraming paratang ng babae sa kaibigan niya. Agad namang dinepensa ni Dexter ang sarili. Nakatingin lang si Allison sa babae. She was exquisite. Bumagay dito ang suot na red blouse na nagpatingkad sa kaputian nito. And those jeans. Kitang-kita niya ang hubog ng mahahaba nitong legs sa suot na pantalon. Allison, I need some help here. Please? I know you like what you are seeing, but tell her the truth. Narinig niya ang sabi ni Dexter dahilan para manumbalik siya sa kasalukuyan. Napangiti siya sa kaibigan at hinarap ang kanyang diyosa with the good news. Hindi siya makapaniwala. Siya, Jasmine Robles, ikakasal na 2 linggo mula ngayon. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga magulang ang lahat? Hindi niya pansin ang mahinang tanong ng ina kung kumain na ba siya dahil dire-diretso siya sa kanyang kwarto. Naalala niya ang pagkaharap nila na mapapangasawa kanina. The land is yours. Walang kagatol-gatol na pahayag ng lalaki na ang buong pangalan ay Allison Samonte. Yun ang unang pangungusap na namatawis sa bibig nito matapos ang pagtatala sa pagitan ng kaibigan nitong si Dexter Lopez. Napatingin siya kay Allison at naramdaman niyang hindi ito nagbibiro. If you agree to my accomplice, that is, my bride, I can guarantee you that the land is yours along with the amount you and Dexter negotiated. Dagdag pa nito nakatitig sa kanya mga mata. Nagbaba siya ng tingin. Hindi niya kaya salubungin ng diretso ang mga mata nito dahil may nababanaag siyang matinding emosyon sa mga iyon. Emosyong tila sumasalamin sa kung anumang tawag sa pagkalitong nararamdaman niya. Allison, no, hindi pwede. Will you shut up for now? Putol ng lalaki kay Dexter na hindi inaalis ang tingin sa kanya. So what is your decision? Tatanggapin mo ba? I can give you time to think, but the sooner I get married, the better. She did not know what to say. The logical part of her was saying na hindi magandang ma-inlove sa lalaking ito, na hindi tamang pumayag siya. But then another part, the curious part was screaming at her to say yes. Bumuntong hininga ang lalaki at sinabing, "You must be feeling scared." At bakit naman ako matatakot sa'yo? Tinitigan niya ito, may paghahamon sa tinig. Lumiti ito ng matamis, "Because you might fall for me." Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa narinig, parang sinampal siya nito ng katotohanan. Fine, I will be your bride. But let's be clear about one thing. This is a trade. You will get a bride and I will get full ownership of my land. Nothing more, nothing less. Sabi niya. Sure, whatever you say. Nagkibit balikat ang lalaki. Bagamat kilala niya rito ang gusto niya, natatakot pa rin si Jasmine na magkatotoo ang sinasabi nito. She might fall for him. 10 araw bago ang kanyang kasal, tinawagan na niyang ilang kaibigan, katrabaho, at ilang kamag-anak sa Maynila tungkol doon. Lahat ay nabigla at nagdura sa biglaan nitong imbitasyon. Sinabi lang niya sa malakas na loob na nag-usisa ng ilihim ang pagkakaroon ng boyfriend. Nag-aalala ng husto ang kanyang ina at galit naman ang kanyang ama nang sabihin niya ang totoong dahilan ng pagpapakasal. Noong una, grabe ang pagtanggi ng mga ito,
Pero nang sabihin niyang buo ang kanyang loob at di na magbabago pa ang kanyang desisyon, nanahimik ang mga magulang. Ipinaliwanag din niyang kunwari lang naman ang lahat at abogado ang lalaki kaya walang problema sa annulment ng kasal pagkatapos. Bakit pa natin kailangan magkita, Allison? Hindi ba pwedeng sa araw na ng kasal tayo magkita? Reklamo niya sa lalaki. Isang araw na mag-demand itong makipagkita sa kanya sa isang resto. We need to talk about a lot of things. Matalino na si Papa. I bet he was expecting me to hire some woman to act the part. Hindi ako papayag na mapatunayan niya iyon. Sabi nito. So, are you saying that we need to get to know each other? Yes. I just want to know that I have no desire to know you. Unfortunately, hindi pwedeng laging masunod ang gusto mo. It is part of the package. I have a lot of questions here both professionally and personally. And you have to answer them as honestly as possible. Or at least as close as possible to the character. He made the quote-unquote sign with his fingers that you are going to play. Naiintindihan ko. Let's start then. Ang mga unang tanong ay pang-resume ang information na hinihingi. Inalam ni Allison ang educational background niya, work background, colleague, social circle at family background. Nasagot naman niya yung lahat in a professional manner. Now I want to know you on a more personal level. Napaismit si Jasmine. Imposibleng makilala nilang lubusan na isa-isa sa loob ng 10 araw, much less sa loob ng 2 oras na pagkikitang ito. Napaka-unfair nito. You keep asking about me pero wala akong nagtatanong tungkol sa'yo. Naibulalas niya. His brow arched. That's true. I really have no desire to know you. Pero pakiramdam ko, I am bearing myself to you while you keep your armor on. Pinilit niya magmukhang iritado upang maitago ang ngiti na gustong sumilay sa kanyang mga labi pagkakita sa dimple at maputing ngipin ng lalaki. Inabutan siya nito ng isang envelope. Nandyan lang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa akin. Professionally, I have written all the technical information that you need to know about me. You must memorize the short history of my life because I'm sure the moment ay pakilala kita kay Papa at itatas kanya agad ng lalim ang relasyon natin. Paliwanag nito sa kanya. Tinitigan niya ang envelope sa harapan at pagkatapos ay kinuha iyon. Hindi pwedeng humingi ka na lang din sa akin ng ganito? Mas gusto kong personal ka tanongin at malaman. Now the personal questions. You decide whether to tell me the truth or not. But remember to stick to your truth. Throughout the duration of our act, you may ask me anything you want in return and I will answer them, truthfully. Marahan lang siyang tumango. Inihanda ni Jasmine ang sarili sa mga susunod tanong. Are you a virgin? Huh? How many guys have you had? Boyfriends, lovers, flings? What? Did you enjoy being with them? Love them perhaps? Sandali lang. Hindi napigilan ni Jasmine ang pagpalo ng kanyang kamay sa mesa. Bakit ganyan ang mga tanong mo? I don't think makakatulong sa ating act. Gigil niyang sabi. Ang mga bagay na yan. Protesta niya. How dared he ask her such question? Kalmado siyang tinitigan nito na parabang walang anumang offensive sa mga tanong nito. Hindi mo kilala ang papa ko. The moment he knows your name, everything about you will be known to him in less than 3 days. I need to find out this kind of information because from that, I can make a believable story about us. How we met, how we fell for each other, and so on. Seryoso mukha ni Allison habang nakatingin sa kanya. Hindi siya makapaniwala na maaaring nagsasabi ito ng totoo. But for this man to know if she is a virgin or not was just too much. Huminga si Jasmine ng malalim bago nagsimula. I will not answer your question first, no matter how hard you pry and whatever your goddamn reason is. But I can answer the rest. Sa second question mo, yes, I've had boyfriends pero wala ko naging lovers or flings. What a waste. Narinig niyang komento nito. How long was your relationship to each of them? 2 lamang ang naging boyfriend ko. First was my college senior year. We lasted for 2 years. Yung pangalawa, friend lang ng friend ko na pinakilala lang sa akin. We were only together for 6 months. Napahagat labi siya sa mga sinawalat niya rito. Bakit ka nakipaghiwalay sa kanila? Bahagya siyang natawa. A bitter laugh. Paano man na lamang ako ang nakipaghiwalay sa kanila? Balik tanong niya sa lalaki. I don't think it's possible to walk away from a woman like you. Tanga lang ang gagawa nun. Bes, nagkakamali ka. Marami ang tanga sa mundo. They broke up with me and not the other way around. Halata sa boses niya ang bitterness. Both of them? Parang hindi ito makapaniwala. Nag-iwas siya ng tingin. Aha? Naramdaman niya ang titig nito at napilitan siyang tumingin sa lalaki. Nabanaag niya sa mga mata nito ang galit. Retards. Walang puwang sa mundo mga katulad nila.
I mean, whatever reasons they had were not enough to hurt you. Napayo ko si Jasmine. Hindi niya gustong makita ang awa na alam niyang sunod narehistro sa mga mata ni Allison. Ayaw niyang kinaawaan siya and worse, kung sa lalaking ito pa manggagaling. Sinabi ba nila sa iyo ang rason? Why did they leave you, Jasmine? Sa tono ng boses ni Allison, para bang gusto nitong malaman kung gaano siya nasaktan sa nangyari. Hindi niya gustong malaman ng lalaking totoo kaya nagsinungaling siya. Pinagpalit nila ako sa iba. Sagot niya na hindi nakatingin dito. That is nonsense. Mahinang mura ng kaharap kasabay ng pag-iba nito ng pwesto. Ipinatong ng lalaki mga siko sa mesa at pinagsalikop ang mga daliri. Matamang tinitigan siya nito. I don't think they left you for someone else. I just don't believe it. It must be something else. Hindi niya gustong pag-usapan na nakaraan niya. At bakit ba nagpipilitong malaman ang dahilan? Hindi na mahalaga pa iyon. Naka-move on na siya. Pilit niyang ibahin ang usapan. Eh ikaw, why aren't you married? Di ka naman sinasabing matanda ka, but I think you are in your mid-30s, right? Bahagya ito natawa. Evading the topic, ha? Huh? Bumuntong hininga ito. Okay, I will answer that. Simple lamang ang rason. I think it would be hell na matali sa isang babae habang buhay. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi nakatingin si Allison sa kanya, kundi sa pagkain itong hindi man nandito nagagalaw. Mukha ngang hindi ikaw ang tipo na magiging faithful. Komenta na lamang niya. Kinagulat niya pa ang pagbababa nito ng kamay sa mesa at ang pagkakakayom ng palad nito. Wala yung kanilaman sa pagiging loyal. I can be faithful if I choose to. At may respeto ako sa sanctity ng marriage. I can assure you na magiging tapat ako kapag kinasal na tayo. Hindi ko yun hihingin sa'yo. Alam natin pareho ko na ibig sabihin ng kasal na ito at kung bakit natin ito gagawin. That might be the case. Pero hindi ibig sabihin we can see another lover while we're married. I will keep my word about being loyal to you and expect you to do the same. Sa pagkakataong yun, nakatitig ang lalaki sa mga mata niya na tila hinahamon siya na kontrahin ito. Nag-iwas siya ng tingin. Of course, may respeto naman ako sa kasal at sa sarili ko. Sabi na lamang ni Jasmine. Gusto na niyang matapos ang araw na to dahil parang hindi na niya kakayanin ang iba't ibang damdamin nagsisimulang sumibol sa loob niya. Anong itatawag ko sa'yo? Ha? Huh? Ano magiging tawagan natin? Do call you honey, sweetheart, babe? Jas, tipid na sagot niya. Yun ang palayo ko. Yun ang tawag sa akin ng mga kasama ko sa trabaho at mga manalapit sa akin. Okay, honey it is. Inirapan niya ang lalaki. Nasundan pa ang kanilang pagkikita. Kahit na nga ba isang linggo na lamang at halos ikakasal na sila. Si Allison ang mapilit na dapat na lang pagpatuloy ang kanilang mga sessions upang makilala pa ang isa't isa. Napilitan si Jasmine na i-email ang kanyang resignation letter sa kumpanyang pinapasukan at tagpadala na lamang ng hard copy via courier. Hindi rin niya mapagtuon ng atensyon ng trabaho habang ginagampanan niya ang tungkulin bilang may bahay ni Allison. Saka na lamang niya iisipin ang problema kapag medyo maayos ng lahat. Hindi nakaligtas sa kanya ang ginagawang pang-aakit ng lalaki sa bawat pagkikita nila. Naramdaman niyang alam nito na kahit papaano ay may pagtingin din siya dito. May mga pagkakataong hinahawakan itong kanyang kamay sa mga senaryong hindi siya makatanggi. Minsan bigla itong bubulong sa kanya at sinasadyang dumantay sa kanyang tenga ang mainit itong hininga. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang akbay at bahagyang yakap nito tuwing may makikita silang kakilala nito o kakilala niya. Habang tumatakbo ang mga araw, lalong tumitindi ang atraksyon na nararamdaman niya sa binata. Hindi niya gustong makilala ito ng lubusan ngunit wala siyang magawa. Napag-alaman niyang hindi nito gustong maging isang abogado at ang talagang pangarap nito ay maging chef. Ikinagulat ni Jasmine iyon dahil kahit siguro magkaibigan pa sila, hindi niya mahuhulaan na yun ang profesyong gugustuhin nito. Pakiramdam niya hindi din ito nababagay sa ganoong trabaho. Sinabi ni Allison na tinuruan to na inamagluto nung mas-mas pa lamang ito, hanggang sa ito ay magbinata. Naging bihasa ito sa pagluto sa iba't ibang cuisine, especially Italian food. Ngunit nang yumaong ina, hindi dito tinuloy ang plano maging chef at di na nagluto pa simula noon. What happened to your mom? Naitanong niya rito bago pa napigil ang sarili. Matinding lungkot ang rumihistro sa mga mata nito. Kung ano ang sayo ng lalaki sa pagkukwento ng magagandang alaala nito, ay siyang itinahimik nito pagkabigas niya ng tanong. Tumitig to sa kawalan tila mamumalik sa nakaraan. Malamig at puno ng galit ang mga sumunod na salitang namutawi sa mga labi nito. My dad is the reason why my mom died. Pinangalisigan si Jasmine ng balahibo sa narinig. Napasapos sa noo si Allison habang nakaupo sa swivel chair sa loob ng study room ni Dexter.
Pansamantalang ginagamit niya ang lugar sa pag-aayos ng mga papeles. At dahil madalas na wala ang kanyang kaibigan ay solo niya iyon. Malimit kasi nasa bahay na nobyo niya si Dexter. Halos doon na nakatira. Magkakape lamang sa umaga at pupuntahan ang dalaga. At sa bahay na rin ng mga magulang ng babae ito manananghali. Talagang uuwi pa galing sa opisina nito sa bayan. At minsan doon pa magkahapunan. Kung di pa siguro ito palalayasin, hindi pa uuwi si Dexter ng sariling bahay. Nasa ibang bansa ang mga magulang ng lalaki. Piritisyon na ang ate nito. At isang matandang kusinera at apo ng binatilyo ang naiiwan sa bahay. Napadako ang kanyang isipan kay Jasmine at sa mga natuklasan niya tungkol dito. Naging mailap ito sa pagbibigay ng detalye at hindi niya ito pinilit. Sa ilang beses nang kita sila, inakala niyang mabubuwag ang tinayo nitong pader labad sa mga lalaking gustong makapasok sa puso nito. Alam niyang mahihirapan siya dahil ito ang tipo ng babaeng kailangan suyuin ng matindi. Akala niya mai-impress ito sa kanyang pamilya, sa kanyang mga achievements sa university o sa listahan ng mga naipanalo niyang kaso. Pero nagkamali siya. Madalas itong bored o kaya balisa sa tuwing tinatanong naman ni Allison, wala itong sinasabing anumang dahilan at pipilitin lang nitong ibahin ang usapan. He had to change tactics. Gusto niyang maramdaman ito ang sinsalidad niya na lubusan ito makilala. So he told her about his mom. Bagay na hindi niya basta-basta sinasabi sa kahit na sino, maging sa kanya mga kaibigan. Si Jasmine ang una nakalam ng dahilan kung bakit wala na siyang ina at di niya pinagsasiyang sinabi niya rito ang nalalaman. After all, she would become his wife. His wife. Sa unang pagkakataon, gusto niya ang dating ng mga salitang iyon. Sa tagal ng panahong ginipit siya ng kanyang ama, pinipilit na magpakasali, ito lamang ang senaryong nagustuhan niya. He would wed Jasmine at sisiguraduhin niyang mapapaibig niya ito throughout their act. He had never wanted any woman as much as he desired her. Kahit pa mailap sa kanya ang dalaga, alam niyang may nararamdaman din ito sa kanya. Magaling lamang itong magtago. Ang puso nito tila nasa loob ng isang konkretong baul. Gusto niya ang pagiging humble ng babae. Hindi niya ito nakitaan na nikatiting na yabang sa katawan. Despite her good looks, ibang iba ito sa mga babaeng kanyang nakilala. Inaamin niyang he was physically attracted to her at first. Pero ang misteryong bumabalot dito, sa halip na mabawasan habang kinikilala niya ito, ay patuloy lamang na tumitindi. Nakipag-break daw dito ang mga tanga nitong ex-boyfriend. Desperado siyang malaman kung bakit, dahil parang sinisisi pa ni Jasmine ang sarili. Nabalik si Allison sa kasalukuyan nang bumukas ang pinto at pumasok ang kaibigan si Dexter. Malapad na ngiti ang sinalubong ito sa kanya. I can't believe this. That alternative place he told us is a much better choice. Mas nagustuhan ng client yung lugar after the tour. Hindi ako makapaniwalang I skip on it as a list sa previous choices before. Tumayo siya at nagpakibit balikat. So, masaya ka na? Pwede ko nang i-cancel ang project sa Barangay Gulod? Bahala ka. You are the man, Allison. By the way, kamusta ang... Tumikim ito. Panliligaw mo kay Jasmine. Nasa mga mata nito ang matinding curiosity. Napangiti siya. I would rather call it a seduction. Isa lang ang masasabi ko. Matibay siya. Ito naman ang bahagyang natawa sa sinabi niya. Allison, you are my friend. At alam ko kung anong ginagawa mo at anong gusto mo mangyari. But I don't think she's the type of a woman. Ang mga babaeng katulad niya dapat na pinapakasalan. Hindi ko siya kailangan pero siya ang tipong ginagalang at hinaharap sa magulang. Tinitigan niya ang kaharap. Sinisigurado niyang makikita nito ang sinseridad niya. I am marrying her, Dexter. Alam natin pareho na... Hindi mo ako naiintindihan. Putol niya. I am marrying her for real. Are you saying na in love ka na sa kanya? Namilog ang mga mata ng kaibigan. May kung anong kumibot sa kanyang dibdib pagkarinig sa tanong nito. Siya? In love? Hindi siya sigurado. Pero alam niyang kung ano man ang nararamdaman niya para kay Jasmine, hindi yun simpleng attraction lamang. Maybe I am. Maybe I'm not. Pero ano man to, I plan to make this work for the two of us. Determinado niyang sabi. Is there anything I can help you with then? Tinapik niya ito sa balikat. Well, there are two things. Una, don't mention anything to her tungkol sa bagong area para sa project at sa pagkakansal ng dealing sa lugar nila. I want you to promise me to keep your mouth shut until our wedding is over at least. Ayoko mawalan siya ng dahilan para magpakasal sa akin. Pag nalaman niya na mas gusto na ng client ang bagong lugar, wala na siyang dahilan to keep her end of the bargain. Paliwanag niya. Tumango-tango ito. At ano yung pangalawa? Isang matamis na ngiti ang binigay niya rito. Ikaw ang best man sa kasal ko kaya huwag kang mawawala. Tiningnan mo rin ni Jasmine ang sarili sa salamin. Ito na siguro ang huling araw ng kanilang session
At sa totoo lang, pakiramdam niya, wala na siyang dapat malaman patungkol sa lalaki. Kabisado na niya ang family tree ni Allison. Gayun din ang pangalan ng lahat ng malalapit na kaibigan at kamag-anak nito. Memoryado ng educational at personal background nito at lahat ng achievements. Hindi niya maiwasang ma-impress sa lalaki. Bakit ba kasi kailangan maging gwapo ito at matalino at the same time? Alam niyang gusto siya ni Allison. Nakikita niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa. Pero naroon din sa mga mata nito ang respeto. Pagkatapos siya nitong halikan, sa Roro ay hindi na iyon na ulit sa ilang beses na nilang pagkikita. Napaka-gentleman sa kanya at kahit madalas siya nitong huliin sa kanyang mga salita, hindi naman ito bastos. Sa paraan ni Allison ng pagtatanong na maraming beses na niyang muntik na masabi rito ang dahilan ng breakup niya sa kanyang mga naging ex. Dahil doon madalas ang ibahin ng usapan kapag ganun ang nangyari, hindi ito nagpupumilit. Isang bagay na nagustuhan niya rito. Hindi niya inaasahang susundin siya ni Allison kaninang bahay ng araw na iyon. Madalas ay nagkikita lamang sila sa isang cafeteria restaurant sa bayan. Itong unang pagkakataong pumunta ito at may dala itong motorsiklo. Nakita niya ang pumarada ang itim ng motorsiklo sa tabi ng kahoy nilang tarangkahan. Natulog si Jasmine sa kinatatayuan at pinagmasa ng binata. Isang black windbreaker jacket at abuhing panloob ang suot nito na sa matipuno nitong pangangatawan. Medyo magulong buhok nito na malamang igawa ng hangin. Sinuklay nito iyon sa pamamagitan ng isang kamay. May suot din itong shades na itim kaya makikita ang mga mata nito. Sa puntong iyon, lumakad ang kanyang ama papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Mukhang may pinag-uusapan ito. Pero wala siyang ideya tungkol saan dahil ikalawang palapag siya. Hindi niya makita ang buka ng bibig ng mga ito mula bintana kung saan siya sumisilip. Narinig ang mahinang pagtawag ng kanyang ina mula sa pinto. Kaya't nagmadali na siyang bumaba matapos sipate ng sarili sa huling pagkakataon. Naabutan niya si Allison na kanyang ama na nagtatawanan. Sabay pa mga itong napalingon at napangiti na mabungaran siya. Hindi niya alam kung bakit pero biglang umamong itsura ng kanyang ama. Isang bagay na pinagtaka niya dahil sa kanyang pagkakaalam, labas ang pagtutol nito ng pumayag siya sa alok na kasal na tinatawag nitong kalokohan ng lalaki. Nawala na yun sa loob ni Jasmine nang tumingin siya kay Allison. Tinanggal nito ang shades at pinigilan siyang mapabuntong hininga na makita reaksyon nito sa kanya. Hindi man siya hinagod ng mga mata nito, tila minarkahan naman siya ng lalaki sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Maayos ito nagpaalam sa kanyang mga magulang at maingat siyang iginiya patungo sa motorsiklo. Pasensya ka na, gamit ni Dexter ang kotse kaya itong motor niya ang gamit ko. Ani Allison, iniabot sa kanyang helmet. Paano ka? Wala kang helmet. Napansin niyang isa ng helmet na nakasukbit. Nakadrive ako rito nang hindi naka-helmet. Hindi naman to syudad kaya ayos lang. Dinala ko lang yung helmet para sa'yo. Isinuot na niyang helmet at tumupo sa likuran nito. Humawak siya sa mga balikat ito at nilingon siya ng lalaki. Seriously? You're not romantic at all. Natatawa nitong komento kasabay ng paghawak nito sa kanyang kamay at iniikot iyon payakap sa bewang nito. Wala siya nagawa kundi ang sumunod dahil ayaw niyang magmukhang maarte. Napailing si Jasmine sa sarili. Ayaw nga ba niya maginarte o gusto lang niya talagang yumakap dito at naghihintay lamang siya ng go signal. Dinala siya ni Allison sa bahay ni Dexter at sa study pinakita nito sa kanya ang mga papeles para sa titulo ng kanilang lupa. Nakapangaran iyon sa kanya. Pirma mo na lang hinihintay ng mga to. Ako mismo maglalakad ng papeles para magkaroon kayo ng totoong titulo para makukuha mo to pagkatapos kung makuha ang mana ko kay Papa. Tumango siya rito. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa dining hall kung sa nagbukas ito ng wine. Binigyan siya nito ng isang kopita ng red wine. To our success! Narinig niya ang sabi nito kasabay ng pag-angat sa kopita. Iniangat din ni Jasmine ang hawak na kopita at sabay sila nagsabi ng cheers! Naudlot ang kanilang pag-inom nang tumunog ang cellphone ni Allison. Kitang-kita niya ang pagkadismaya sa gwapo nitong mukha na makita ang identity ng caller. Papa, napatawag kayo! Malamig nitong tanong. What? You can't do that! Bakit pa natin kailangan i-delay ang kasal? Kulang na lamang ay sumigaw ito. What do you... Napabuntong hininga si Allison. Ilang sandali pang lumipas at nakita niya nag-iba ang timplan nito. He looked calm but his eyes contained so much suppressed hatred. I understand. Huli nitong sinabi bago ini-off ang phone. Tumingin nito sa kanya at sinabing, we must delay the wedding. Panimula nito. Gusto ng papa na next month na tayo magpakasal. Not sure when but it could be at the end of the month. He wants us to have an engagement party sa araw dapat ng kasal natin. Gusto kanyang makita at pakilala.
Icy? Sagot niya. Nagtataka siya sa galit na nasa mga mata ni Allison. Hindi siya naniniwalang dahil iyon sa pagkakadali ng wedding. He knew she would not back out kahit pamadali iyon ng isang taon. The hatred went for something else. Don't worry, I'm prepared. I'm sure kaya kong kumbinsin ang ama mo tungkol sa atin. Aniya. Bitbit ang maleta nagtungo si Jasmine sa sasakyan ni Dexter na kadarating lamang. Lumingon siya tinawag ang kanyang ina. Kasama niya itong babalik sa Manila para sa engagement party. Maiwan ang kanyang ama at luluwas na lamang ito para sa kanyang kasal. Lumabas mula sa driver's side si Allison at tinulungan siya sa kanyang dala. Umupo siya sa front passenger seat at pumeso ang kanyang ina sa backseat. Naging mahaba ang kanilang biyahe at di niya na malayong nakatulog siya sa kinauupuan. Ilang oras sila nakalipas bago sila nakarating sa pier. Kalahating oras sila naghintay roon bago nakasakay ng ferry boat. Pinagtitinginan sila ng mga tao dahil siguro pareho silang matangkad. Hindi nakatakas kay Jasmine ang pagtitig ng mga kababaihan kay Allison at dahil doon ay naiirita siya. Huwag kang mag-alala anak, mukhang di naman siya interesado sa kanila. Walang ano-anong sabi ng kanyang ina sa tabi niya na tila ba nabasa ang kanyang iniisip. Nay, ano pong sinasabi niyo? Painosente niyang tanong. Mahina ang tawang pinakawalan nito. Galing na ako dyan kaya naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, mukhang di naman niya narinig. Tumingin ito kay Allison na may kausap noon sa phone, ilang di pa mula sa kanila. Nakapilang lalaki sa ticket area habang nakatayo sila mag-ina sa isang tabi. Hindi naman niya ako gusto, Nay. Nacha-challenge lang siya sa akin kasi hindi ako bumibigay. Sinigurado ni Jasmine na mahina ang kanyang boses. Tipid na umiti ang lalaki ng lumingon nito sa kinatatayuan niya. Nakarehistro sa mga mata nito ang isang mensaheng nagsasabing may mga bagay itong alam na hindi niya patid. Pag-akit nila ng ferry boat, napatingin siya sa pandalawang upuan sa bandang kaliwa. Napatigil siya pansumandali na maalala ang unang pagtatagpo nila. Brings back memories. Mahinang bulong ni Allison. Naramdaman niyang mainit itong hininga na humahagod sa puno ng kanyang tenga. Hindi niya napigil ng bahagyang pagkislot ng kanyang katawan. Umiwas siya rito at pilinin nilang pangatlong upuan sa aisle. Pinagitnaan siya ni Allison at ng kanyang ina. Ilang oras lamang ang biyahe pero inaantok pa rin siya dahil sa relaxing atmosphere sa loob ng ferry boat. Nang maalimpungatan siya dahil sa malaking araw na nagpaalog sa sakyan, bumungad agad sa kanya ang mga mata ni Allison. Nakapaling ang kanyang ulo sa kaliwa kung saan ito nakaupo. Nagtaka siya dahil sigurado siyang sa kanan siya pumaling bago siya natulog. Huwag mong ilabas ang pagkamanyak mo dito. Mahinang banta na yan ang makitang tila nag-aapoy nito mga mata. Don't worry, hindi ko nagagawin yon. Ngumiti ito. Napakunot-no siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pero parang disappoint siya sa narinig. Hindi na ba siya desirable sa paningin nito? The man chuckled. Parang nahulaan ang iniisip niya. Don't get me wrong. I want to kiss you badly. Pero sa susunod na mangyari yon, I will make sure you're awake and I have your consent. Gustong matawa ni Allison sa reaksyon ng kanyang ama nang makita nito si Jasmine. Mukhang kahit ito hindi maitago ang paghanga sa babaeng unti-unting mamabihag sa kanyang puso. Tuwang-tuwa naman ang kanyang madrasta at ang ina ni Jasmine. Mukhang magkakasundo ang mga ito. Bago kausapin ang kanyang ama si Jasmine, sinabihan siya nito magpunta sa study room dahil naroon ang kanyang kapatid. Ikinagulat niya iyon. Si Paul? Umuwi? Pagpasok niya ng study room ay nakita niyang pamilyar na bulto ng kapatid. Nakataligod ito sa kanya at nakarap sa glass wall. Hindi ito lumingon kahit panarinig nito ang pagpasok niya. It's been a long time, kuya. Siya na ang bumasag sa katahimikan. Saka lamang ito lumingon. Nakangiti ito. Dahil doon nakahinga si Allison na maluwag at inilang hakbang ang distansya sa pagitan nila. Isang mahigpit na yakap ang kanyang binigay dito na ginantihan naman ng kapatid. Kamusta, Allison? Sabi nito. Welcome back, kuya. Hindi namin alam kung kailan ka babalik. We were worried. I'm sorry. Anito at lalong humigpit ang yakap sa kanya. I am back now at okay na ako. Nagdag pa nito. Nang maghiwalay sila ay magkapanabay silang naupo. Sinabi sa akin ni Papa ang tungkol sa nalalapit mong kasal. I wonder, Allison, is this true or is this what I think it is? Nakakunot noong tanong sa kanya na ang tinutukoy ay kung inupahan pa ba niya ang kanyang magiging asawa upang magpakasal sa kanya. Umiling si Allison at gumiti sa kapatid. Aaminin ko nagsimula kami sa ganun, but it's different now. She is different, kuya. Malalim ang pagtingin ko sa kanya. Mas lumapad ang ngiti ni Paul sa narinig at baka sa mukha nito matinding kasiyahan para sa kanya. Iniba niya ang paksa. Ikaw, kuya, how have you been?
Yung email mo sa akin 5 months ago ang una at huli mong message. Hindi ko alam kung paano ka na pagkatapos nun at kung anong ginagawa mo. Isang maralim yung buntong hininga ang pinakawalan ng kapatid. I'm okay, Allison. Nakabuti sa akin ang paglayo. Nararamdaman niya ang sinseridad sa tono nito. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang pagkabalisa ni Paul. Darating daw siya, sabi ni Papa. Kaya mo na bang harapin ang babaeng yun? Tumango ito. I am ready, Allison. Would you believe na gusto dati ni Papa na ipakasal siya sa akin? Marahas na sabi niya. Muling bumuntong hininga si Paul. You cannot blame him, Allison. Alam nating parehong wala siyang alam sa totoong nangyari. Malapit ang engagement party ko. I know you can handle this, but I will still ask you to not let your guard down, just in case. Tinapik niya ito sa balikat. Bahagya itong natawa. Ako dapat na nagpapaalala sa iyo niyan. Don't let your guard down. Nakakalimutan mo yata ang ikaw ang gusto niya. I don't care, kuya. Napailing si Allison. And besides, magiging busy ako sa future wife ko. Gusto ko mas main love pa siya sa akin. I hope makasundo mo siya. Akala ni Jasmine hindi niya makakasundo ang ama ni Allison na si Alexander Samonte dahil na rin sa hindi magandang relasyon nito sa anak. Nabanggit sa kanya ng binata na ang ama nito ay isang dating sundalo. Inihanda niya ang sarili sa pagharap sa iniisip niyang isang istrikto, malupit at mapaghinalang tao. On the contrary, lahat ang inaasahan niya ay kabaligtaran ng karakter ng taong kaharap. Maamo mukha nito at kahit pa may edad na, taglay nito ang kagapuhan na mana ni Allison. Matikas pa rin ang tindig nito at matipuno ang pangangatawan. Mukhang masaya-masaya ito na makaharap siya. Mr. Samon, umiling ito at lumapit sa kanya. No, Iha. Ako magiging pangalawa mong ama, so you should call me Papa. Natawa ito pagkatapos. Napangiti siya. Sige po, tatawagin ko po kayong Papa dahil tatay po ang tawag ko sa aking ama. Aniya. Naging matanong ito sa kanya at tasirot naman niya ng maayos sa mga iyon. Matagal sila nag-usap pero halos hindi niya iyon namalayan dahil naaliw siya sa mga tuloy-tuloy na pagkukwento nito. Natigil lamang ito nang dumating ang katulong para sabihing nakahanda ng hapag para sa hapunan. Pagdating sa dining room ay napatingin ang mga naghihintay sa kanila. Tumayo ang lalaking kausap ng kanyang ina at inilahad ang kamay sa kanya. I am Paul, kapatid ako ni Allison. You must be Jasmine, sabi nito at ngumiti. My brother is so lucky. Thank you. Nakangiti niyang tinanggap ang pakikipagkamay nito. Nang magsimula silang kumain, ay nagpatuloy na sa pagkukwento ang ama ni Allison sa kanya ng kung ano-ano hanggang sa mapadako ang paksa sa anak nito. Ang sabi mo sa akin, mag-iisang taon na kayo ng anak ko, hindi ba? Tanong na matanda habang kumukuha ng dessert. Tumango lamang siya rito. Alam mo bang, nahuli ko siyang may kasiping ng ibang babae sa kwarto niya about a month ago? Seryoso nitong tanong sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ng matanda, ngunit agad din siya nakarecover. Nagkamali yata siya. Mukhang balak siyang hurihin ng ama ni Allison base sa istorya nila. May kasiping itong iba, kailan lang? Wala ito nabanggit sa kanya tungkol doon. Alam niyang babaero ito pero ang isiping na may kasama itong babae sa kama, masakit para sa kanya. Natigilan ang lahat sa apag at pumainan lang ang matinding tensyon. Papa, umpisa ni Allison. Nag-aalan lang tumingin kay Jasmine ang kanyang ina habang ang madrasa ni Allison ay humawak sa kamay ng asawa nito. Bago pa man siya nakasagot ay narinig na niya ang galit na boses ni Allison. Stop it! Shut up! Sabi ng matanda. Gusto kong marinig ang sasabihin niya at tinignan nito ng matalimang anak. Binalik na matanda ang tingin nito kay Jasmine. Mahinahon ito pero nababasa niya sa mga mata nito ng lalaki na sinusubok siya nito. Tumigil siya sa paghiwa ng steak na nasa plato niya at tumingin kay Allison. Ako na magpapaliwanag, sabi niya sa binata at ibinalik ang tingin sa ama nito. Alam ko na ho ang nangyari, sinabi na ho sa akin ang anak ninyo. Umaknos siyang malungkot, masama ang loob. Nag-away ho kasi kami noon kahit naglasing siya at sumama sa ibang babae. Pero okay na ho kami ngayon, humingi na po siya ng patawad at nangakong hindi na yun mauulit. Pinatawad ko na ho siya. Tumangutang ko ang matanda at sinabing, gusto ko lang malaman mo kung anong klaseng lalaki mapapangasawa mo. You seem like a very decent lady. Too decent for my ass of a son. Maraintura nito sabay tingin kay Allison. Bahagya siya napasilap sa binata at nakita niya ang galit sa mga mata nito. Halatang nasaktan nito sa ginawa ng sarili nitong ama. Ayaw man niya magsalita, hindi napigilan ni Jasmine ang sarili. Alam ko ho, Papa, at sa kabila ng mga pagkakamali niya ay mahal ko pa rin ho siya. Hindi makatulog si Jasmine ng gabing iyon. Inamin lang naman niya sa harap ng lahat kanina na mahal niya si Allison.
Parang inamin niya na rin yun sa lalaki. At tago sa puso niya ang mga salitang binitiwan. Alam niyang walang patutunguhan ang damdamin niya. Pakakasalamat sa kanyang lalaki dahil gusto nitong makuha ang mana sa ama nito at wala nang iba pa. Pero siya, bakit kaya na hindi lamang yata ang lupa nilang gusto niyang makuha, kundi pati na ang puso nito? Sa buhay na isang katulad ni Allison, walang lugar ang pag-ibig. Bumangon siya mula sa kinahihigaan. Masyadong malaki ang kama, kasya yata ang apat na tao para sa kanya. Malaki ang bahay at maraming kwarto kaya magkaiba pa sila ng ina ng guest ng room na inookupa. Gusto niyang tumabi dito kanina pero nagpumilit itong matulog mag-isa. Sa hindi niya malamang kadahilanan, para nangingiti ito at may kung anong ipinapahiwatig sa kanya bago ito pumasok sa sarili nitong kwarto. Bumaba siya sa kama at lumabas. Natanaw na Jasmine ang balkonahing nasa dulo ng pasilyo. Pagkarating doon, bahagya siya nagulat na makita sa isang sulok si Paul na nakasandal at may hawak na baso ng alak. "Hindi ka makatulog?" tanong niya na nakatingin sa hawak nito. "Hindi naman, I just wanted a drink. Matagal-tagal din nung huli ako na uwi dito. It brings back bad memories." Napayoko si Jasmine sa narinig. She did not know how to respond to that. Then out of nowhere, he suddenly blurted out something that made her look at him again. "You are in love with my brother, aren't you?" "Of course I am," bulalas niya. "We are going to get married soon." Tiningnan siya nito. "I know the truth," sinabi ni Allison sa akin. Sabi nito at ininom ang natitirang laman ng baso. Naparunok siya. "Will you tell your father about it?" "Hindi na kami bata at hindi ako sumpangero kahit noon," tumawa ito. "Hindi ako makakialam sa usapan niyo ni Allison. Sinabi ko lang ang nakikita ko. You are truly in love with him." Nagsalubong ang mga kilay niya at hinarap ito. "Sinabi ko lang yun dahil akala ko hindi mo alam," depensa niya. "No, Jasmine, in love ka sa kapatid ko but you are trying your best to hide it." Ngumiti ito sa kanya, may panunod siya sa mga mata. "At bakit mo naman sabing, I know the feeling?" Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. "I have been in love once." Nagkabigay ang kanyang lamunan sa narinig. May matinding lungkot sa boses ito na parang nasaktan ito ng husto. "Please don't tell Allison about my feelings," pakiusap niya kay Paul. Baka pagtawanan siya ng binata kapag nalaman itong totoo. "Don't worry, hindi ko yung gagawin. You should be the one to tell him. It might heal him. He needs a lot of love, you know?" Na-curious siya sa sinabi ni Paul at hinarap siya nito ng maramdaman ng titig niya. "Sinabi ba niya sa iyo ang tungkol kay mommy?" tumangos si Jasmine. "I bet sinabi niya sa iyong pinatay siya ni Papa." Isang tango ulit ang kanyang isinagot. Binalot sila ng katahimikan. Hindi siya mapakali sa kinatatayuan. "Nagbaka matay si mommy." Napasingap siya sa narinig. "I'm sorry," napabuntong hininga ito. "It was a long time ago." Gusto niyang magtanong pa rito ngunit hindi niya magawa. Wala siyang karapatang manghimasok sa isyu ng pamilya. Lalo pa nga't alam ni Paul ang totoo sa pagitan nila ni Allison. "Try to get some sleep, Jasmine," huli nitong sabi bago nagpaalam at bumalik sa sarili nitong silid. Hindi makatulog si Allison. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jasmine sa kanyang ama kaninang hapunan. Masama ang loob niya sa pamamahiya ng papa niya, pero dahil sa sinabi ng dalaga, napawi ang galit niya para sa ama. Sa kabila ng mga pagkakamali niya, mahal ko pa rin siya. Kung sana nga lang ay totoo yun. Nagpabiling-biling siya sa higaan at alam ni Allison na walang pag-asang makatulog pa siya. Kung bakit kasi dinelay pa ng kanyang amang kasal. Nang sabihin niyang handa na siya magpakasal ay saka naman ito nagbago ng isip at tagpirit na makilala muna ang kanyang mapapangasawa. Alam niyang gusto nitong subukin kung totoo nga ang kanilang relasyon. He tried to humiliate him in front of the woman he is starting to like. Halos mamatay siya sa kahihiyan. Pero umakto si Jasmine na nasaktan. Pero tanggap ang kagaguhan niya. Sinabi pa nito sa kanyang ama na wala na rito ang nangyari, na napatawad na siya nito at mahal pa rin siya nito. Alam ni Allison na umarte lamang ang dalaga at alam niyang kunwari lamang ang lahat para dito. Kaya naman gagawin niyang lahat para maging totoo ang mga binitawan nitong salita sa kanyang ama. Napansin agad ng kanyang magiging biyanan ang pangangitim ng ilalim ng mga mata ni Jasmine. "Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos," komento ni Mr. Alexander sa monte at itinope ang dyaryong binabasa. "Medyo na mamahay pa po siguro," pagdadahilan niya rito. Mukha nga naman ang kumbinsin niya ang matanda dahil ngumiti ito at inanyayahan na siya magtungo sa komedor para mag-almusal. Noon bumaba si Allison at naabutan sila sa sala. "Hi, hon."
Narinig ni Jasmine na bati nito sa kanya. Lumingon siya upang bumati rin dito pero hindi niya inaasahan ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. Mainit ang mga halik nito at nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa isang balikat ng binata at tiniyapit na ba nito ang kanyang bewang at dinain pa siya sa katawan nito. Nawawala yata siya sa katinoan at ang gusto lamang niya ay magpatuloy ito sa paghalik sa kanya. Hindi niya alam kung ilang segundong lumipas bago nito pinutol ang halik. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nang rumihistro sa kanyang isipan kung anong nangyari, nag-init ang mga pisngin ni Jasmine. Gusto niyang magalit pero hindi niya magawa dahil baka nakatingin ng ama nito. Tila nahulaan naman ni Allison ang kanyang iniisip, kaya muli siya nitong hinila at siniil ng halik. Wala siya magawa kundi magpatianod sa ginagawa nito. Gusto man niyang tumanggi ay hindi rin niya kinaya dahil naglulundag na sa tuwa ang puso ni Jasmine. Sunod-sunod na matutunog na smackis ang huling ginawa nito bago tuloy ang lubayan ang kanyang mga labi. I cannot seem to get enough of this. Bulong nito sa kanya. Parang wala lang na inakbayan siya dito at giniya papunta sa dining room. Sakalang yan napansing wala na sa tabi nila ang ama ni Allison. Sa halip, naghihintay na sa hapag ang matanda. Sa sumunod na tatlong araw na pananatili niya sa tahanan ng mga Samonte, hindi mabilang ng Jasmine kung ilang beses siyang hinalikan ni Allison. Ginagawa nito iyon sa tuwing may ibang tao sa kanilang harapan na para bang sinisigurado nitong hindi siya makakatanggi. Dahil doon, mas naging balisa siya sa gabi. Hinahanap-hanap niya mga halik nito at nagigising siya sa umagang pawisan at hinihingal. Inaamin din niyang na-excite siya at inaasam na gawin nito iyon tuwing may kaharap silang ibang tao. Pero pagdating na ika-apat, ika-lima at ika-anim na araw, hindi na naulit pa ang paghalik ni Allison. Ipinagtaka niya iyon. Hindi na ba siya nito gustong halikan? Nagsawa na ba agad ito sa kanya? Nagsisimula na siya mag-arala dahil tatlong araw na niya itong hindi nakikita. Parang iniiwasan siya nito. Ang sinabi lamang ng ama nito ay abala si Allison sa paghahanda para sa engagement party nila. Marami umano ang inimbita nito. Nalulungkot man, itinoon pa rin nila Jasmine ang atensyon sa pagbabasa sa study room ng mga Samonte. Kahit papaano, naaaliw siya sa dami ng mga librong naroon. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabasa nang sunod-sunod na katok na sinundan ng pagbukas ng pinto ang kumuha ng kanyang atensyon. Pumasok si Paul at gumiti siya rito. Nakangiti rin to pero dahan-dahan yung napalis at sinabi nitong, "Kailangan natin mag-usap." Seryoso ito. Isinara nito ang pinto at sinigurong nakalaki iyon. "Meron kang kailangan malaman." Bungad pa nito. "Tungkol saan?" "About a woman. The woman I once fell madly in love with." "Bakit ka naman kailangan malaman pa yun?" Nagtataka niyang tanong. "Ano ang kinalaman ng babaeng minahal nito sa kanya?" "Because she is in love with Allison." Nagulat siya at nakapagsalita. Kung ano nung senaryo agad ang pumasok sa kanyang isipan. "Agatha is a very beautiful woman at kahit sinong lalaki mapapaibig niya, she has this." Bahagya itong natigilan. Tila pinag-iisipan ng tamang salitang gagamitin pero sa huli nabigo at nakontento na lamang sa charm. "May nabagitan ba sa kanila ni Allison? Mahal niya bang babaeng yun?" Parang ang tagal sumagot ni Paul. At wala pa man siya narinig ay parang nadudurog ng puso niya. "No, Jasmine," sagot ito at hinawakan siya sa magkabilang balikat. "Concerned ba ang nakikita niya sa mga mata nito? Pag-aalala? Para kanino? But she is crazy in love with him. And I mean, crazy. Sa tingin ko, hindi siya papayag na mawala ang kapatid ko sa kanya. Alam mo ba na siyang gustong ipakasal ni Papa kay Allison?" Nalito si Jasmine sa narinig. Di niya maiwasang mag-alala sa katotohanan ang babaeng iyon ang gusto ni Alexander para sa anak nito. "Kaya ba hindi siya pinakasalan ni Allison dahil alam niyang mahal mo ang babaeng iyon?" Hindi niya maitago ang hinalakit sa boses. Ang pangamba na baka tama ang hinala niya. Umiling si Paul. "Niligawan ko si Agatha at sinagot niya ako. I loved her so much pero sa simula pa lang, si Allison na palang mahal niya at ginamit niya ako para mapalapit sa kapatid ko at akitin siya. He'd seen through her lies at sinabi niya sa akin ang lahat. Hindi ko pinaniniwalaan si Allison. Nagpatuloy kami ni Agatha sa relasyon namin. Then sinubukan niyang pikutin si Allison. I am not sure how it happened. Ang alam ko, they set up Allison. Hindi ako sigurado kung may nangyari nga talaga sa kanila. Pinalabas ni Agatha na ginalaw siya ng kapatid ko. I almost killed him that night. Hawak ko ng baril. Then Allison challenged me to pull the trigger. Sumumpa siyang wala siyang alam sa nangyari at kung may nangyari man sa kanila ay hindi niya yun matandaan. He said it in front of her. Allison told Agatha that he hated her,
that he did not love her, and that he would never love her even if she were the last woman on earth. Nang marinig yun ni Agatha, umiyak siya. Naglumuhod siya kay Allison. Sinabi niyang mahal niya ang kapatid ko at mababaliw siya kapag hindi ito napa sa kanya. Naiintindihan ko ang naramdaman niya dahil yun din ang namadamin ko ng mga panahong yun para kay Agatha. Umalis si Allison at nagpakalayo sa amin. Iniwan na rin ako ni Agatha. At that time, I got depressed, so I did something stupid. Nanatiling tahimik si Jasmine. Hinayaan lamang niya magpatuloy si Paul. Katulad ni Mommy, I tried taking my own life by crashing my car. But unlike her, I failed. Bahagya siyang napasinghap. I know I'm such a coward. Tiringnan siya ni Paul at mapait itong tumawa. Nang malaman niya ni Allison, bumalik siya kaagad. Sabi ni Papa, si Allison ang nag-alaga sa akin. I got confined for a long time. When I recovered, I left the house at ngayon lang ulit ako nagbalik. Kung ganun ang mga nangyari, bakit gusto ng Papa niya na ipakasal si Agatha sa kanya? Walang alam si Papa sa nangyari. Hindi niya alam that I attempted suicide or that Agatha and I were together. He and our stepmom Rebecca were away on a vacation when everything happened. Wala rin sinabi si Allison sa kanya because I asked him not to tell anyone. Ang alam lang na rason ni Papa kung bakit gusto niya ipakasal si Allison sa babaeng yun dahil matalik niyang kaibigan ng ama ni Agatha. Now that I think about it, si Agatha lang may kagustuhang itagong relasyon namin noon sa lahat. But I am so happy that I told Allison about us. I am very sorry, Paul. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Wala kang dapat sabihin, but I hope you can do something for all our sake. Tumingin siya sa mga mata nito at hinintay ang pabor na hihingi nito. Make sure she never goes anywhere near my brother. Tatlong araw na hindi nakita at nakausap ni Allison si Jasmine. Mali ang ginawa niyang pang-aakit dito dahil mukhang siya ang nahihina ng gusto sa mga halik na binigay niya sa dalaga. Kailangan niyang lumayo pansamantala upang makapag-isip. Nang sabihin ng kanyang ama na makikipagkita ito sa party planner, nag-volunteer na si Allison na gawin yun. Nagpakabisi na rin siya sa iba pang trabaho. Sa kabila niyon, hindi pa rin niya maalis sa isip si Jasmine. Kung ilang beses na siyang tumayo sa labas ng pinto na sili dito gabi-gabi, ay hindi na niya mabilang. Mababaliw na yata siya ito. Pero nananatiling matatag ang depensa ng dalaga. Nung una nagugulat pati sa kanyang mga halik, pero nung tumagal parang nasanay na ito at tumutugon pa na para bang may sinusunod itong eksena sa pelikula. Bakit mukhang siya lamang ang naaablipin sa mga halik nila? Bakit siya lang ang nagkakaroon ng damdamin para dito? Wala nga ba siya magagawa o pumapaibig si Jasmine? Nahagod ni Allison ng mga daliri ang buhok ng pagkabugnot. Suot ang isang itim na Amerikana, hinabig niyang sarili bago lumabas ng suite. Sa ballroom hotel gaganap ang engagement party at ayon ang sa kanyang ama ay parating na si Jasmine ang ina nito at ang kanyang madrasa sa lugar. Hindi inaasahan ni Allison ang taong bumungad sa kanya paglabas niya ng pinto. Her name is Jasmine, right? Hindi yan naiwasa magtiimbagang. Parang nadudumihan ang pangalan ng babaeng mahal niya kapag kay Agatha iyon galing. This is not the lobby at sigurado ko na hindi rin dito ang kwarto mo. Matamis itong umiti. Kapag naaalala ni Allison ang ginawa nito sa kuya Paul niya, gusto niyang sakalin ng babae. I know everything about the two of you. Gusto mo bang malaman ng papa ang katotohanan? Nanunuyan itong tanong na ang tinutukoy ang kanyang ama. Makapal talaga mukha ni Agatha para isiping miyembro ito ng pamilya. I can see you're stalking me. Hindi ka ba nangiiyak sa ginagawa mo? Hindi ba sapat ang ginawa mong panloloko kay kuya? Inaamin kong nasaktan ko siya and I'm sorry for what I did. Nagbaba ito ng tingin na tila nalulungkot. Pero hindi ko kasalanan na aksidente siya. Hindi mo kasalanan ang mismo aksidente, pero ikaw ang naging dahilan noon. He was depressed because of you. And I am also depressed because of you. Tinawanan niya ito. The two of you can call it quits then. Yun lamang at nilagpasan na niya ito. I will tell everybody about this farce, Allison. Narinig niyang banta ni Agatha, dahilan para mapahinto siya sa kinatatayuan. Iritado niyang nilingon ang babae. What do you want, Agatha? He was bored with her antics. You know what I want. Lumakad to patungo sa kanya at nang magkalapit na sila, dinantay ang palad sa kanyang dibdib. I can shut my mouth, at least, until you get your money, but I want you to be with me. And if I say no? Maliwanag ang pagkadismayang rumihistro sa maganda nitong mukha. Mahirap bang ibigay ang gusto ko? Other men would have been begging me to get what I'm practically throwing at you. Then why don't you ask those men to take you? Stop bothering me, Agatha. I don't like to make a scene because this night is very important to me and my fiancé. But I will make an exception if you don't stop threatening me. Sa kanya ito tinalikuran at iniwan.
hindi niya nakita pa ang matatalim na tingin na ibinato sa kanya ni Agatha. Malaki ang lugar na pagaganapan ng kanilang engagement party. Ito ang unang pagkakataon na katapak siya sa isang 5-star hotel. Napatingin si Jasmine sa kanyang mga paa. Natitiyak niya ang pagkatapos ng araw na ito, namamagala mga iyon sa taas ng kanyang takong. Hindi siya sanay na mag-heels dahil matangkad na siya at ayaw na niyang tumangkad pa. Pero nagpilit ang kanyang future mother-in-law na magsuot siya ng sapatos na may 3.5 inches na takong. Kaya naman napakabagal niyang maglakad dahil nakatatakot siyang matapilok. Habang naglalakad, pakiramdam niya'y nakatuon sa kanya ang paningin ng lahat. May paghanga siyang nababanag doon sa mga nakakatagpunan ng tingin, pero hindi yun mahalaga para kay Jasmine. Isang para sa mga mata lamang ang gusto niyang tumingin sa kanya na may matinding paghanga ngayong gabi. Iginala niya ang tingin upang hanapin ang pamilyar na bulto ni Allison. Hindi na siya makapaghintay na muli ito masilayan. Hindi niya ito mahanap sa dami ng taong naroon. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina at narinig ang sinabi nitong nakita na nito ang lalaki. Sa biksi ang lumingon at inaasahang nakatingin si Allison sa kanya. Hindi yun ang kaganapang sumalubong kay Jasmine. Nakatayo si Allison kasama ng ama nito. Madrasta, ilang lalaking hindi niya kilala at isang napakagandang babae. Natigilan si Jasmine sa kinatatayuan na makita ang babaeng halos hanggang balikat lamang ni Allison. Mukha itong foreigner dahil sa maliit at wavy nitong buhok na may pagka-blonde ang kulay. Sophisticated itong tingnan at napaka-graceful ang bawat galaw nito. Sigurado siyang ito si Agatha. Nang tanongin niya noon si Paul kung ano itsura ng babae, sinabi lamang ng lalaki madali niya ito makikilala dahil angat ang karisma nito kapag nasa gitna ng maraming tao. Para siyang sinaksak sa dibdib na makita ang sumandal ito sa dibdib ni Allison, kasabay ng tila pagtatawanan ng mga tao sa paligid ito. Matinding selos ang kanya nadarama. Hindi siya makakapag na may ibang babae na basta hahawak ng galon sa kanyang papangasawa. Itinaas niya ang kanyang tingin at parahang naglakad patungo sa mga ito. Bumaling si Allison hanggang 10 nang ma-realize na hindi siya tatantana ni Agatha. Kanina pa siya nagpipigil. Kinontrol ni Allison ang sarili. Gusto man niyang itulak ang babae, hindi niya ginawa dahil kaharap nilang kanyang ama at ang ama nitong si Don Segundo. Tuwang-tuwa nag-uusap ang magkaibigan habang panakanakan tumitingin sa kanila. Natigil ang mahihinang pag-uusap ng mga ito at napatingin sa kanyang likuran. Sa reaksyon nakita niya sa mukha ng mga ito, alam na niya kung sinong lumapit. Napangiti si Allison ang mapalis ng kumpiyansa sa mukha ni Agatha. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Ah, here she is, kumpadre. Masiglang pahayag ng kanyang ama sabay lahat ng kamay nito na tinanggap naman ni Jasmine. Matagal nang alam ni Allison na maganda si Jasmine, pero tuwing makikita niya ito ay parati na lamang siya nasusurpresa. Parang lalo itong gumanda habang mas nakikilala niya ito. It was like she could only be much, much more and never less. Nakasuot to ng kulay cream na gown na halos sumayit sa sahig. Nang ipakilala ng kanyang ama si Jasmine kay Don Segundo, mas napagmasdan niya ng papangasawa. Mataas ang neckline ng suot nitong dress at mukhang pwedeng i-adjust ang straps na nag-eke sa likod nito. Kitang-kita niya ang mapuputi at makakinis ng mga balikat ng dalaga at ikiniyom ni Allison ang mga palad sa pagpipigil na haplosin iyon sa harap ng mga kasama nila. Her long black hair cascaded down her back in lustrous curls. This is my future daughter-in-law. Proud na pakilala ni Alexander Samonte sa kaibigan at makakumpadre nito na nakapaikot sa kanila. Tinanggap din ni Jasmine ang pakikipagkamay na iba pa. Nang dumako ang mga mata ng dalaga sa gawin nila ni Agatha, ngumiti ito na napakatamis na sigurado ni Allison ang kinamampula ng mukha niya. Yun kasi ang unang pagkakataon na nangilitian siya ng ganoon ni Jasmine. Naramdaman niya ang pag-aalangan ni Agatha at ang dahan-dahan itong pagbitaw sa kanya. Halos sabihin ito ni Jasmine na pumalit sa pwesa ng babae at walang nagawa si Agatha kundi humiwalay sa kanya at tumayo sa isang tabi. Niyakap ni Jasmine ang kaliwang braso ni Allison at bahagyang humilig sa kanyang balikat. Napakaganda mo naman, iha. Hindi nakapagtataka na bihag mo ang puso nitong inaanak ko. Ani Don Segundo, lumukso yata ang puso ni Allison na marinig ang masayang pagtawa ng dalaga. Naku, ang totoo ho niyan, ako ho ang nai-love sa kanya. Sabi pa nito at saka tumingin sa kanya. Pakis nga, han? At hinalikan siya ni Jasmine sa kanyang mga labi. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa ilang araw na pananabik dito. Hindi siya pumayag na tapusin ito agad ang halik. Nilaliman pa niya iyon. His tongue was ready to play with hers when he heard his father's throaty laugh. Mamaya niya na ituloy yan.
Sabi nito habang tumatawa rin ang kompadre at nangangansyong iba pang naroon. Napaismid si Agatha. Ito ho kasing si Papa, ani Jasmine. Dinilay ang kasal namin na isa pang buwan. Tila nagmamaktol pa nitong pahayag. Bagaman nasa tonong paghihinang paumanhin sa ginawi, tumawa ang Papa niya. Ikaw naman, Iha. Siyempre bagong kasal, engagement party muna. Masyado kayo nagmamadali. Nagmamadali ho kami para magkaapo na ho kayo. Ayaw niyo po ba noon? Sa narinig, lumihistro sa mukha ng kanyang ama ang hindi maitagong kasiyahan. Naging tampuran ito ng tukso sa grupo. Hindi alam ni Allison kung anong sasabihin. Tumingin siya kay Jasmine na aktong inaayos ang kanyang kwelyo. Nakangiti ito at mukhang masaya-masaya. Sinong babaeng ito? Ito ba ang Jasmine na nakilala niya? Bakit hindi ito malamig, masungit at mailap sa kanya? Nagpaumanin siya sa lahat at marahang hinilang dalaga palayo sa kumpol ng mga bisita. Hinarap niya ito pagkatapos masigurong malayo na sila sa mga tao. What's this? You're not acting like yourself. Hindi sumagot si Jasmine ni hindi ito tumingin sa kanya. Sagutin mo ko, meron ba akong dapat malaman? May hinalan na siya na kung anong ginagawa nito at gusto niyang makumpirma iyon. Narinig niya ang buntong hininga nito. Sinabi sa akin ni Paul ang tungkol sa inyo ni Agatha at ang lahat na nangyari sa pagitan ninyo. Nasa po ni Allison ang noo, just as he thought. So ano, inililigtas mo ko sa kanya? She doesn't scare me. I will not be threatened by her. Hindi niya gustong malaman na ginawa lamang yun ni Jasmine dahil gusto siya nitong tulungan kay Agatha at hindi dahil gusto siya nito. Pero mukhang ayaw mong hinahawakan kanya, so namagitan ka? Oo. At mukhang pinagsiselos mo din siya? Oo. So lahat ng sinabi mo kay Papa kanina sa harap ng Marcita ay kasinungalingan? Hindi sumagot si Jasmine. Don't say things you don't mean, Jasmine. I might hold up to your word. Ilang segundo pang nakalipas bago ito nagsalita. Gusto ko lang makatulong, anas nito. Hindi pa rin makatingin ng tuwid sa kanya. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Gusto mong makatulong? Tila naghahamon niyang tanong. Then kiss me. Napatingin to sa kanya. Ha? Kiss me. Ano? You said you want to help me, right? I feel bad right now, so kiss me. Kiss me like you mean it. It was a challenge. Naramdaman niyang unti-unting dumantay ang mga braso ng babae sa kanyang leeg at bahagya siyang hinila upang ibigay ang kanyang kahilingan. Sinalubong ni Allison ang mga labi nito. Paglapat pa lamang ng mga labi nila, daman na agad niyang init at dumaloy sa buo niyang katawan. Sa umpisa, banayad at mabagal lamang ang galaw ng kanilang mga labi, pero hindi nagtagal, unti-unting naging mapusok ang mga iyon, na parang nakalimutan na nila ang mga tao sa paligid at wala silang pakialam kung may nakakakita man sa kanila o wala. So you're here. I have been looking for you. Napalingon sa kinatatayuan si Allison nang marinig ang boses ng kapatid. Hindi niya ito gustong makita at makausap ngayon, pero mukhang mahirap nang umiwas dito lalo pat kanina pa yata siya nitong hinahanap. Lumapit ito sa pwesto niya sa outdoor garden ng hotel. Bakit mo sinabi sa kanya ang nangyari? Tanong agad niya kay Paul. Well, sabihin na nating naiinip ako sa inyong dalawa. Ngayon ka lang yata nagmabagal sa babae, Allison. Nakangiti nitong sagot. Hindi mo ba ako saseryosohin? May isang mahalagang bagay muna ako ipagtatapat sa'yo. Hindi siya umimik at kinuha nitong hudyat iyon para magpatuloy. It's time you stop hating our father, Allison. Nagbantig ang kanyang mga tenga. And why should I? Hindi ako katulad mo, kuya. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari kay mommy. I haven't forgotten either. The fact that you don't hate him anymore says a lot. Baliwala sa iyong katotohanan dahil sa kanya nagpakamatay ang totoo nating ina. Are you sure? O yun lang ang gusto mong paniwalaan? Natigilan si Allison. May kung ano, sa tono ng pananalita ni Paul, na parang nagsasabing maling-mali siya sa pagtikis at pagtangging igala ng kanilang ama. Hindi yun ang gusto kong paniwalaan. Isn't that what happened? Nagdaksil si Papa at dahil doon na depress si Mommy at nagpakamatay siya. Yun ang nangyari, hindi ba? Hindi niya gustong pinatutunguhan ng pag-uusap nila. I know the truth, Allison. Kung alam ko lang naaabot sa ganito ang galit mo sa kanya, matagal ko nang sinabi ang lahat sa iyo. Nalaman ko 3 years ago mula kay Lolo, bago siya namatay. Kinumpirma din yun ng mga kapatid ni Mommy. Noong una, hindi ko rin yun matanggap. Pero yun ang katotohanan, that's why I stopped rebelling and chose to accept what really happened. Hindi tamang magalit kay Papa dahil wala siyang kasalanan at walang dahilan para kamuhian ko siya. Naitulak na si Paul sa narinig. What do you mean walang kasalanan ng Papa? And why are you telling me just this now?
Plano ko na ipagtapat ito sa iyo pagbalik na pagbalik ko. But you were busy with Jasmine and you seem so happy about everything. Kaya hindi ako makahanap ng shampoo. Ayokong palungkotin ka sa napakasayang sandali dapat ng buhay mo. Pero hindi ka rin magiging lubusang masaya kung baluktot pa rin ang paniniwala mo. Kaya tingin ko, magandang malaman mo ng katotohanan bago ka ikasal. Ako ang nakiusap kay Papa na idelay muna ang kasalan niyo ni Jasmine. Kung siyang nasunod, baka pumayag siyang sa Mindoro kung magpakasal. Naguluhan siya sa narinig. Ikaw ang nagpadelay sa kasal ko? Sinabi mo ba sa Papa ang tungkol sa amin ni Jasmine? Umiling agad ito. Ang sabi ko lang sa kanya, mas magiging maayos ang pagsasama ninyo natin. Lahat, kung malalaman mo muna ang totoo bago kayo ikasal. Gusto ko lang na huwag nang magalit si Papa, Allison. He has been too hurt, you know? At nasasaktan ka rin at para saan? He deserved to be reminded of Mom's death for the rest of his life. He and his damn lover. Allison, nagpakamatay si Mommy hindi dahil nagtaksil ang Papa. Huminga muna ng malalim si Paul bago nagpatuloy. Nagpakamatay si Mommy dahil pinapatay ni Lolo ang lalaking mahal niya. Nabigla si Allison sa narinig. Hindi niya agad naintindihan ang sinasabi ng kapatid. Anong ibig mong sabihin? Lalaking mahal? Sinong lalaki? Ipinagkasundo lang ni Lolo si Mommy kay Papa, di ba? Pumayag sila sa kabila ng katotohanan ng meron silang kanika nilang minamahal. Hindi kayang sabayan ni Mommy ang Lolo natin. At malaki naman ang pagkakautang ng pamilya ni Papa sa kanila kaya pumayag siya. Hindi nila mahal ang isa't isa kaya napagkasundo na nilang pagpatuloy ang relasyon sa kanika nilang nobyo at nobya. Maingat ang Papa kaya hindi yun nalaman ng Lolo. Sa una pa lang, alam na agad ng Lolo na iba ang lalaking gusto ni Mommy. At ayaw niya ang sa taong iyon, kaya ganun na lamang pagbabantay niya. Hanggang sa nahuli niya ang Mommy. Nagbanta si Lolo noon at pansamantalang naghiwalay si Mommy at ang nobyo niya. Mga bata na tayo nang muling magkatagpo sila. At nagkaroon ulit sila ng relasyon. Nang malaman niya ng Lolo, pinapatay niya ang taong iyon. Ang taong totoong mahal ni Mommy. Umiling si Allison. Ayaw tanggapin ang loob niya ang malaking salitang naririnig. Hindi yun maaari. Hindi siya iiwan ng ina dahil lamang sa isang lalaki. Alam kong masakit, Allison. Nasaktan din ang Papa at sa mahabang panahon, sinisiri niya ang kanyang sarili. At si Lolo, hindi niya nakayanan ang pagpapakamatay ni Mommy. Lahat tayo nasaktan, pero yun ang katotohanan, Allison. Hindi sinabi ni Papa sa iyo ang totoo dahil ayaw niyang isipin mo na mas pinili ni Mommy sundan ang namatay niyang nobyo. He doesn't want you to feel betrayed. Samot-saring emosyon ang lumukob sa kanyang pagkatao na mga sandaling iyon. May hinanakit sa loob niya. Pero parang isa napakabigat na dahilan na aalis sa kanyang dibdib. Ayaw lang ba niyang tanggapin noon na may ibang nobyo ang kanilang ina? Looking back, he remembered her being excited, sneaking out on some days. May araw na hindi siya kasama at may naalala rin siyang isang lalaki na pinakilala nitong kaibigan. Maybe deep inside, Allison already knew. At ngayon ang panahon para tanggapin iyon. Napabuntong hininga siya. Tama siguro si Paul. Baka mas mabuti ngayon niya nalaman. Naramdaman niyang hindi ito nagsisinungaling. Lahat ng sinabi nito ay tumutugma sa mga alaalang meron siya tungkol sa kanilang ina. I hope after this, you can find it in your heart to forgive Papa. Saad nito. I am not a complete bastard, you know? Tanggap ko nagkamali ako. All I'm saying is, this is not going to be easy. Natawa si Paul. Nothing is ever easy. At least lahat ng bagay na mahalaga kailangan natin paghirapan. At nakikita ko nahihirapan ka na gusto kay Jasmine. Natauhan siya na marinig ang pangalan ng dalaga. Bakit sinabi mo pa sa kanya tungkol kay Agatha? Hindi na niya kailangan malaman pa tungkol doon. Dahil doon she kept doing things that she did not mean. Doing things that she did not mean? Naningkit sa kanya si Paul. Is that good or bad? Nagkibit palikat siya at alang ang kinuwento rito ang mga nangyari sa harap ng mga bisita kanina. Tawa ng tawa si Paul pagkatapos silingnan niya ito ng masama. Huwag kang tumawa. I avoided her this past few days because I could not control myself around her. Hindi lang ako makatulog ng maayos. Akala ko magiging maikli lang ang pagdurusa ko, but then you went ahead and charged the wedding date. Reklamo ni Allison. Natawa lalo ang kapatid niya. Ah, I get it. Of course, iiwasan mo siya. Sadaya ba naman ang kissing sinyo sa bahay? Tuod lang ang hindi tatablan. Panunokso pa nito. Umiiling-iling. Hindi mo pala siya pinasok sa kwarto niya? Standing in front of her door for hours must have been a pain. Namula siya sa narinig. What the? How the hell did you know about that? Tumikim ito. I think si Jasmine lang hindi nakakalam sa ginagawa mong yun halos gabi-gabi. What? Anyway, I don't think that you have anything to worry about.
Nagpasalamat na lamang si Allison na hindi 120 na ito, narukso pa tungkol sa ginagawa niya na pagkakampo sa harap ng salidang nobya. What do you mean? Jasmine loves you. I wish. I'm serious. She does love you. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paul. He was trying to figure out kung nagbibiro pa rin ba ito. At papaano mo naman nalaman? May paranoia sa tono ni Allison. Deep inside, he was wishing so bad it would be true. Dahil hindi niya yata niya kayang itanggi pa ang nararamdaman niya. He was in love with Jasmine. Napaamin ko siya. It was not hard to make her admit it. After all, I know how it feels to be madly in love with someone. And she is madly in love with you. Napaawang ang mga labi ni Allison. Tama ba ang naririnig niya? But she acted as if she didn't care. I mean, I've kissed her many times at totoong nagulat siya nung una. Pero parang baliwala na sa kanya ngayon. Well, she is good at hiding her feelings. You should have seen her nung nagsimula ka ng umiwas. Hindi mo alam kung gaano siya kabalisa. Ibig bang sabihin niyon wala nang dahilan para pigilan niya pa ang sarili? Nag-aalala siyang i-rejection ni Jasmine na baka ikagalit lamang nito ang pagtatapat niya. After all, wala iyon sa kasunduan nila. Tumalikod sa kanya si Paul. I am going to retire for the night, Allison. What about you? Ngumiti siya rito. I think it's time I tell her the truth too. Ready na akong umamin. Hindi na siya pinansin pa ni Allison sa buong magdamag. At ngayon ay wala siyang ideya kung saan nagsuot ang lalaking yun. Gusto mang umuwi ni Jasmine na hindi niya magawa. Ayaw niyang mahalata ng mga bisita at ng mga magulang nila na may problema. Higit sa lahat, ayaw niyang mahuli siya ni Agatha na nag-aalala. Dahil nangangalay sa taas ng takong niya, napumo ng dalaga sa isang sulok, tago at malayo sa mga bisita. Pinapansin lamang siya ni Allison kapag may mga bisitang darating o magpapaalam. Kinakausap lamang siya nito kunwari nung i-announce ang kanilang engagement. Mukha nagalit ito sa ginawa niya, pero naiintindihan ni Jasmine ang binata. Sa tingin niya, ayaw ni Allison malaman niya ang tungkol dito at kay Agatha. Malamang naiinis ito sa kapatid na si Paul. Buong gabing hindi nito pinansin ang kapatid. Sinabi niya kay Paul ang nangyari pero natawa lamang ito. Gusto niyang sabihin ang totoo niyang nararamdaman para kay Allison. Gustong aminin ni Jasmine na nahulog ng loob niya sa mapapangasawa. Gusto niyang malaman ni Allison lahat ng sinabi niya sa harap ng mga bisita at sa amang ito ay pawang katotohanan at galing sa kaibuturan ng puso niya. Pero wala siyang lakas na loob na ipagtapat dito ang totoo. Dahil alam niyang wala itong nararamdaman sa kanya bukod sa pagnanasa. Natigilan siya sa pag-iisip na makita ko sino lumapit sa pwesto niya. You look a bit lonely here all by yourself. Iniwan ka ba ni Allison? Mukhang natutuwa nitong tanong. Yeah, medyo napagod ako so I ask him to leave me alone for a bit. You are a lucky woman. I wonder what made Allison agree to this charade. Agad binawi ni Agatha ang kamay nito at takot na naglakad takpong lumayo. Napanunok si Jasmine at hinarap si Allison. Anong kaila? Hinila na siya ng binata at nilala siya sa isang silid sa hotel na iyon. He said you love me. Kumunot ang noon niya sa narinig. Bumuka ang kanyang bibig pero walang salitang lumabas doon. Mahal mo ko. Tumitig ito sa kanyang mga mata. I... Damn, Jasmine. Do you love me or not? I do. Then say it, or I will do everything in my power to make you. Mahina pero maraming sabi nito. Hinawakan nito ang magkabila niyang balikat. Dama niya ang maring pagpisil nito sa mga iyon na parang yun lamang maari nitong pagbunhulatan ng matinding emosyon na nadarama nito ngayon. I love you, Allison. Mahina at garalgal niyang sagot. Dinig na dinig niya ang paghinga nito. Sila lamang ang nasa silid at ang mahinang huni lamang ng aircon ng ingay. Say it again. Mahina nitong utos. I love you. Tell me you love me while looking into my eyes. Parang gusto na nga niyang mainis. Pwede ba? I love you, Jasmine. Napipilan ang dalaga sa narinig. Kitang-kita niya sa mga mata ni Allison ang sinseridad. Ang pagsuko nito sa nararamdaman. Tinitigan niya ito. I love you, Allison. Isang mahigpit na yakap ang ginawad sa kanya ng lalaki na maya-maya pa ay sinuklaan na rin ni Jasmine. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Kung alam ko lang itong dapat gawin para matapos ang paghihirap ko. Narinig niya ang saad ni Allison. Noon pa sana ako umamin. Hindi naman ako umamin dahil gusto ko. Kunway maktol niya. Pero nauna ka pa rin. Ang daaya mo, pinilit mo ako eh. Binigyan niya ito ng dismayadong tingin. You are such a gentleman. Napahalakak ito. Hindi na mahalaga kung sino nauna. At niyakap siya nito ulit.
Basta mahal na mahal kita, and we're happy now. That's all that matters. I find it hard to believe you dahil mukhang napakadali sa iyong iwasan ako this past few days. Nakaupo na sila noon sa sofa at nakahilig siya sa balikat ito. I thought you'd lost interest in me. Lost interest in you? You underestimated yourself, Jasmine. I would say kabalik na rin ang nangyayari. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nasa paligid ka. Ang gusto ko na lamang gawin ay halikan ka. That is why nagmamadali ako magpakasal tayo. You don't need to know about me standing in front of your room every night for hours, imagining you in that bed. No, he would not tell her about that. Not yet. Tumikim si Jasmine. So si Paul lang sila rin, ha? Lagot sa akin ang kuya mo pag nakita ko siya. Don't be so hard on him, honey. Isipin mo na lang na boto siya sa'yo. Masuyo yung hinawakan ni Allison ng baba niya at iniangat iyon. May isa pa akong kailangan aminin sa'yo. Tungkol saan? Bahagya siyang kinabahan sa lungkot na nasa mga mata ng binata. It's about your property. Tungkol sa lupa ninyo. Pagkatapos kong sabihin sa'yo, saka ka mag-decide kung payag ka pa rin na pakasal ka sa'kin. Kasalukuyang nagbibigay ng speech sa reception ng best man na si Paul nang maramdaman ni Jasmine ang pagbulong ni Allison sa kanyang tenga. Nasa kapatid ito ang atensyon ng karamihan, kaya naman tila wala nakakapansin sa ginagawa ng asawa niya. There is something I need to ask you, he said. Hindi talaga makakapaghintayan? Pabulong din niyang tanong. Hindi man siya nakatingin ay alam niyang abuteng ang ngiti nito. I will make it quick. Baka kasi makalimutan ko na namang itanong. Naalala ko lang bigla, and now I am dying to know the answer. Ano ba yun? Why did both of your exes break up with you? Natawa si Jasmine sa narinig. Hindi yan napigilan ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Napailing siya at binulong dito ang sagot. Mapusok siyang hinalikan ni Allison sa nalaman. Natigil lamang ang bagong kasal na magpalakpakan ng mga bisita. Pero mukhang sila ang pinapanood ng mga ito. At nang kanina patapos, mag-toast the best man. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Jasmine at Allison. Hanggang sa muli, salamat po!